content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Yon! Welcome Hello. Sa ating pasalamat sa Juice. Ngayon lang ako nag-install actually sa local namin. Puro na kami Zoom. Ayun, meron na tayong premium Zoom. Yan. Kahit walang abulo yan sa atin. sino tayo? Si Bible Verse, Michaela, Potential, Toby. Ayun, yung mga gustong sumali, we have 6 watching right now. Dun sa description below, merong link to join. Ayan. In-invite ko rin si Bradex at saka si Mission Christiana. Kasi sabi ni Mission Christiana, meron siyang guest na halal certifier na magpapatotoo dito sa ating live ngayon. Ayun, kamusta na kayo? Michaela, nasaan ka? Andito. Hello. Andyan ka? Saan? Nasa bahay po. Bahay lang. Sa Bulacan. Okay. Yes, wala kasi kaming pasok bukas. So, umuwi muna ako dahil sa traslasyon. So, suspended lahat ng pasok, lahat ng mga nagtatrabaho sa Manila. Kasi ano Wait. Akala ko ba canceled ang translasyon? Bakit yun yung ginawang reason? Hindi ko alam eh. Kung canceled ang translasyon this year. Hindi ko alam. Basta sabi sa amin, ano, wala rin pasok. Dahil nga doon siya kaya Dahil sa pista. Dahil sa pista. Yes, ayun pista na official na, ko, kasi. It's not translasyon pala, potential. Ano pala? Walk of faith. Walk of faith na siya. Walk of faith. Parang sa apalit yun ah, walk of faith. Di ba? May ganun. Ay, nung last ano, nagkita kami ni Mads, then si Kuya Talong. Nung mga last, ano, mga January 2, nagkita-kita kami. Then planning ngayong 14, magkikita kami ulit. Nice. Oo, nakita ko nga. Naglulokohan nga kami planning ng swimming lahat ng podcaster. Swimming. Yeah. Naka-jersey. Jersey, oh. Ayoko na. Lamig-lamig, eh. Po, jersey. Kakailan kaya maligo nung naka-ano? Oo. Wait lang, ah. Sige lang, mag-usap lang kayo. Kasi... Mga trip gusto hikain, ano? Lamig-lamig eh. Oh, potential. Hindi na kita in attendance. Tinamad ako eh. Ah, good. Tinamad ako. Intayin ko na lang na sugurin na ako ng worker. Eh, isisin ko na lang sila. Hindi na, ano na, niha-niho, wala na. Hindi na nila ako kinukumusta eh. By the way, bro, Holly, naka-live na to, no? Ayan. Oo. Hindi ko lang ma-live yung Facebook. Ano yung nagiging problem? Well, ano eh, humihingi ng description ng post. Meron naman. Tapos yung button na go live, naka-gray out. Baka hindi naka-ano yung... Teka lang. Wala, OG hindi talaga. Naging Ay, ano mo nga, minimize mo yung screen. So ako nang naging problema ako nung nag-OBS ako nakaraan, hindi ako nakapag-ano sa ano, tinry ko siyang mag-ano sa YouTube. Mm-hmm. Yung button nandun sa pinakadulo, hindi kita sa screen. Ah, okay. Ngayon nangyari. Okay. Ito naman kita ko, kaya lang ayaw. Ay, ano kaya problem? Sige, okay lang. I-repost na lang siguro sa ano. Sa Facebook.
Sa bagay, ilan lang naman ng followers natin doon, 300 plus. Ayun. Kaninang ano, hapon, kasi nag-bike ako, pero malambot yung gulong. Inakay ko. May nakasalubong akong data pack na KNC worker, si Brad Ricky. Brad Ricky, taga Cavite na ano, parang siya yung nag-guide sa akin noon dun sa lokal ng ano diyan sa Cavite. Sabi niya, "Bro, haba ng buhok mo ah." Sabi ko, ang tanong pala niya, "Hindi ka na dumadalo, no?" Sabi ko, "Hindi na, bro. Ano na ako? Agnostic atheist," sabi ko. Siyempre, alam mo naman yung sasagot nun. Yung parang si Totoy Bibo, na ang sabi sa gantong talata, nahiya nga ako kasi nasa kalsada kami. Tapos nagsasalita siya ng mga tungkol kay Kristo. Di ba? Parang yung ganong usapan dapat private. Kami nasa kalsada kami. Nag-uusap kaming ganon. Tapos may mga dumada ang ibang tao. Ayan. Same yung ano niya, arguments niya. Mini-mission ka. Oo, bumalik daw ako. Mini-missionary. Oo. Ang dami kong points. Hindi ko lang na-list eh. Gusto ko nga sana yung i-record yung usap namin. Sabi ko, bro, nagpaalam na ako sa worker natin eh. Wala na talaga. Ayoko na. Tapos hindi pala niya, ang ano, hindi niya alam na meron na palang pagkakatipon sila Yuli. So sa loob ng MCGI, hindi nila alam. Sabi niya, napapailing na lang na ba't daw, ano, ba't daw gumawa ng grupo, ganyan. So parang sinasyan sila, wala silang alam. Sabi niya, marami din dumadalo kay Yuli. Hindi ko, marami. Ganong karami, bro? Nagtatanong ganyan. Sabi ko, mga 200, bro. Pero tingin ko, wala eh, no? Walang 200 yun. Hindi 200. Kasi less than 100 yung grupo nila. Paano magto 200 yun? Ang liit lang pala, no? Ayun. Tapos yung iba nakikinig pa sa atin. Oh, Yuli, ah. Salamat sa Diyos. Ano, narinig ko yung pangalan ng ano namin. Channel, tsaka yung Reddit. Salamat sa Diyos. Ayun. Ano yung low-key promotion? Oo. Pero at least, na-appreciate ko si Yuli na ganun siya. Hindi siya nagsasyan ng, di ba? Pinapaalam niya sa mga tao kung sino yung against siya. Hindi katulad ni Kuya, hindi mo banggit-banggit pangalan ni Yuli. Di ba? Oo. At least siya open. Medyo naging ano nga siya eh. Medyo naging parang ang tawag dito. Naging ano pa? Naglilo siya the past few months kasi yung bilin na abutan na siya ng ano ng New Year sa Gregorian calendar. Oo. Wala talaga no. Baka hindi ko alam ano nangyari sa bilin eh. Baka Nisan 1. Ang kutsan din. E di may extension siya na ano 3 months. Baka hindi seryosohin yun. Baka sabihin April Fools kasi yung Nisan 1 tumapat ng April 1. Parang March 29, parang ganun. Alam ko April 1 yung April, yung Nisan 1 eh. Nisan, check ko nga. Ang bad trip naman nun. Nisan 1, 2023. Tumapat ng April Fools. Oh, kapatid na closet. Kamusta po? Anong lokal mo, bro? Joke lang. Ayun nga, si Brad Ricky. Hindi pala, wait lang. Nakasalubong ko. Sabi niya, bro, ano? Ang mangyayari dyan, magkakalayawan ka na. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman. Hindi naman ako umiinom. Hindi naman ako nag-yosi. Nasasabi mo lang yan, sabi niya. Yun lang, yung maliliit na kasalanan, bro. Lumalaki yan. Hanggang sa masilo ka na ni Satanas, sabi niya. Sabi ko, hindi man ako niniwala dyan ngayon eh. Na-walk na kasi ako. So, yung paparusahan ka ng, ano, ng all-loving, ano, father, tapos susunugin ka ng, ano, eternity, sabi ko sa kanya. Hindi ako niniwala doon. Sabi niya, bro, totoo yun.
Eh, anong katunayan mo, bro, na totoo yun? Eh, kasi nakasulat. Yun, doon kami napunta, yung argument niya. Sabi ko, eh, oo nga, nasulat nga. Eh, marami namang libro dyan. Ba't yung Bible lang, ano, pinaka-basis mo? Eh, kasi, bro, meron talagang Kristo sa history na nakasulat. Yun, typical, ano, MCGI argument. Pero, at the end, sabi niya, bro, bakalas na natin tong pag-uusap. Tapos kinamayan niya ako, as in shake hands. Sabi ko, ingatan nawa, sabi ko sa kanya. Naghiwalay naman kami na maayos. So, yun ang version ni Totoy Bibo na hindi, ano, hindi debatista. Mabait siya. May edad na siya. Palmer. KNC worker siya. Mm. Ayan, mga late 40s siguro ang edad nun. Mabait naman. Ayun, Nissan One. March 23rd. Okay. May live chat ba? Meron, no? Sa YouTube. Ayan, si Attorney No Case. Hello po. Dinner pala. Oo nga eh. Busy kasi maghapon, bro. Galing kasi akong province. Tapos, inasigasa ko yung mga napabayaan dito sa bahay. O, mag-chat na yung mga nakikinig. We have 7 listeners. Oh, hi kay Kuya Adel. Kamusta, bro? Toby, anong gusto mong i-topic? Ano bang ano natin? Teka. Sinulat ko to eh, mga topics eh. Wala rin akong maisip, bro. Nung isang araw, nakikinig ako kay, pangalan? Kamatis? Kamatis? Ano yun? Basta si Kamatis, meron siyang podcast din. Inaaway naman niya yung Nico. Eh, parang nakakaumay naman yan. Pero marami akong natutunan sa kanya. Yain kaya natin yan. Message nga ako. Baka pumasok. Si Kamatis ba ay ex-MCGI? Hindi, hindi. Kamatis Analysis Unit. Yan. Parang siyang ex, ano siya eh. Ex-atheist. Naging atheist. Ang gulit niya. Ano siya? Christian taste? Ganon. Oo, Christian na siya ngayon. Kasi nilalabanan anong, yung... Anong sekta? Bale. Wala yata eh. Unchurch. Oo. Niyaya ko siya eh. Nag-chat ako sa kanya. Sabi niya, sure, sure. Ano? Sali ako. Eh baka ano? Ay, unchurch ba? Kung unchurch sana pumasok. Pero kung church Christ, kung may church siya, baka hindi kasi Sunday ngayon. Ganun ba? Usually kasi sa mga ano evangelical, in-assume ko na lang na evangelical siya muna as of now. Usually sa kanila pag Sunday, ano, dedicated yun kasi Lord's Day. Lord's Day. Ka Sunday. Pahinga, no? So, pahinga. Oo. Bakit yung mga MCGI hindi nagpapahinga? Nandun pa rin sa ano, mga lokal. Eh, di naman uso sa kanila yun. Pupahingahan daw ng kaluluwa ang sabat nila. Okay. Eh, di, ba't yung Nissan One, Ebrio? So, dapat. Hindi ko nga rin alam kung ano significance ng Nissan One sa kanila eh. Parang eme-eme lang yun eh. Oo. Para sa akin na eme-eme lang yung Christian New Year nila. Oo. Nakasulat ba yun sa Biblia? Bible verse? Yung, meron ba nakasulat yan sa ano? Biblia na... Yung sa 12:1 ng Exodus yan. Yung taon. Taon ng Panginoon. Yung taon kung kailan sila umalis sa Egypt, yun yung lagi nilang kinu-quote. Ngayon,
Di ko alam kung gaano pa rin, kung magkaparehong magkapareho sila. Kasi siyempre, nag-undergo ng maraming changes yan. Since, di ba, from time of Moses. So, ayun. Time of Moses, then dumating pa sila sa point ng Babylonian captivity. So, napatapon sila. Possible na magkaroon pa ng ibang influence. I don't know. Pero, let me check. Alam ko kasi, the Jewish calendar, as it is today, eh, hindi yun yung kaparehong-kapareho ata ng Jewish calendar the way it was nung time ni Moses. Ito, Exodo 12:2. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Yun, sabi na nga eh. Sabi na. Ang Hebrew calendar na present ay under na siya ng ano, ng Babylonian influence. So meron na siyang ano, kasamang ano, influensya ng Babylonian. Ayun nga, Babylonian influence. So yung ginagamit nilang kalendaryo ngayon, eh hindi na yun kagaya ng kalendaryo ng time ni Moses. Ayun yung link. Send ko yung link. Ayun. Wikipedia. I-share mo na lang screen mo. Eh, di pwede. hindi pwede. may porn ka dyan, ha? Po-porn ka dyan. Eh, hindi gagi. May kilala niyo ko. Okay. Nakalagay pa nga dito yung student portal ko. Hindi nakilala niyo sino ko. Okay. Marami pa na may crush sa'yo. Eh, hindi. Ayan, live na tayo sa ano Facebook. Napagana ko na. Hindi ko nalagyan yung description. Kailangan pala may description. Wait, pasok ako doon. Ano, punta ako sa Facebook. Doon ako maglalapag ng mga nakikita kong link. Tama ba? Live na tayo sa Facebook. Check ko rin. Oh, confirm na ako. Meron? Okay, salamat sa Diyos. Dapat pala i-fill out yung description. Required pala yun. Hindi ko makita. Anyway, ayan. Kasi advice ni Carlo, mag-ano daw tayo, Facebook, mas marami daw tao doon. Kinda true, kasi mas madali siya i-access kaysa sa YouTube. Mm-hmm. Familiar yung mga matatanda doon. Oo. Ilan na sa Facebook? Yung buksan eh. True Wealth 2021, hi to all. Empoy, live po ba to? Yes po, live po ito. May point ba in time binabawal ng MCGI ang pagsakay o paggamit ng motor sa member niya? Dati, naalala ko binawal yan. Nasa exposition, may nagtanong sa kanyang tagalabas. Okay lang daw ba magmotor? Ewan kung naka-upload pa yun sa YouTube. O, diba? Confirm dyan sa mga province. Mm-hmm. Kasi sa province, may nadisgrasyang worker at pinagbawal niya. Sa mga, at least sa mga worker, ah. Ewan ko sa members. Ayun. Ang, nag-share ka ba? Ayun, sino itong nag-share? Paano ba mag-pin, Putragis? Add pin, yun ba yun? Add pin? Add pin. Sige, yan. O, mag-comment lang kayo. O, si, sino to? Bobo Hangless. Natulog lang ako sa WS kanina. Ano bang topic? Hindi kasi ako nanood eh. Dumadalo ba kayo? Hindi na po. Attendance na lang. Attendance na lang. Grabe din. Napin ko si ano. O, remove pin. O, nawala naman. Ayun. Kuya Adel, meron ka bang ano? Teka lang, may dadaan sa likod ko. Sige, daan na.
pinatay ko yung video. Di ba bawal magmotor, Kuya Del? Nasabi na niya yung last time eh. Shout out Michael Ako. A-C-O. Ayan. Ito yung nag-message sa atin last time. Hello. Hmm. Dinig ba ako, Dinig? Oo, dinig. Oo. Oh. Oo, confirm yun. Legit yun. Bawal talaga yun noon pa. Yung mga... Sa workers. Oo, sa workers. Pero as soon as possible, pinaiwas din ni Kuya yung mga... Ay, ni Kuya ni Best noon, mga kapatid din. Dahil nga sa takaw disgracia. Sinasabi pa nga ni Best noon na wala siyang tiwala sa motorsiklo, ayaw niyang ano, isa yun sa ayaw niyang sinasakyan, di ba? bukod sa eroplano. Okay, mukhang kumain ka na. Okay, sorry. ako din eh, kumain. Nagpansit ako kanina. Ito, dalawang mobile dental clinics ang iikot. Sabi ni Katie, naghahanap siya ng mga kapatid na dentista. Sabi niya, sesweldohan niya, although hindi raw ganong kalaki ang sesweldo niya. Yun lang daw makatarungan ang isesweldo niya. Narinig niya to? Dalawang mobile dental clinics. So... mukhang titipirin tong mga dentista. Hindi ganong kalaki ang isesweldo niya. Natutuloy ba tong mga gantong projects niya? Meron siyang project dati, bus eh, na parang mamimigay ng pagkain. Hindi rin natuloy. Ito naman, dental clinic. Yung mga ganyang, ano, based sa mga nakita ko ng ano, projects niya, mostly yung mga ganyang mga dental or medical mission. Kumbaga madali yan i-execute eh. Tsaka kasi marami mga nagbo-volunteer na mga medical practitioner na mga members. Kaya kumbaga ano na yan eh, kumbaga ano na yan, may grupo na kasi nila, tsaka matagal na nilang ginagawa. Oo. Pero yung sa swelduhan, I don't think so, no? Pero baka siguro, yung binabudgetan niya na para, alam mo na, yung MCGI cars kasi niya, lumalawak, di ba? Ayun. Yung kausap ko kanina, napunta kami sa usapang saan napupunta yung mga abuloy, yung kaperahan, tulungan. Ang sabi niya, napupunta daw sa mga sityo. Sabi niya, sa dami ng mga tutulungan natin, marami pa eh. Mga sityo, kailangan natin pondohan doon. Sino bang magpopondo doon? Diba tayo rin? Si KD nga, binibigyan niya lahat ng ano, sweldo niya. Yun ang sabi ni Brad Ricky. Butot. Sabi ko, yan pa isang problema ko. Yung mga sityo na yan, nananahimik yung mga yan. May sariling belief yan. Huwag nyo nang pasukin, sabi ko. Sabi niya, mali nga yung belief nila. Na yun, ang hirap. Sayang, bawal mag-post ng screenshot dito. May nakita ko sa yung screenshot tungkol sa pagmamotor. Nag-tweet. Reply ni Orb sa tweet. Ayan. Oh, meron. Galing mo ah. But ayo ano? Ito sabi, minitanong kasi, Brother Elis Riano, Brother Elis Riano, bawal po ba umangka sa motor yung babaeng kapatid sa nobyo niya? Kahit KKTK pa po. Salamat po sa Diyos at Brother Elis Riano. Tapos reply ni Brother Eli, hindi maganda motor. Hindi rin maganda sa magnobyo pa lang. O di raw maganda motor. Anong year yan? Anong year? 2014. May 2014. 11. Ano yun po? No. Ayan o. Kita nyo ba? Ano na yan? Lately na yan. Lately na lang din yan o.
Ba't ibang sulat nito? Kita ba screen ko? Medyo mali. Medyo mali. Okay. Ayan. Mabuti pa si Brad Ellie sumasagot dati. Sana at least man lang may Twitter si Kuya, no? Pwedeng sumagot. Oh, hello kay ano? Sino to? Si Brad Albert. Brad Albert. Aquino, yan. Ito, gusto ko si Brad Albert. Kasi, di ba, meron siyang sariling, ano, grupo na kinakaaniban. Pero, open siya sa atin, no? Very good. At least, ano, hindi siya fanatic. May ba yung taga, ano? May ba yung taga Cavite ba? Hindi yata. Buti pa si Brad Albert, magaling mag-text. O, di katulad ng isa dyan. Hindi ka tulad nung kilala ko. Totoo. Nagte-text yan. Naka-forma pa, no? Long sleeves. Brad Albert. Nakita ko yung texto nyo. Maganda. Oo. Kaya mo ba yan? Kailan ka magaganan? Potential. Dati nagaganan ako. Talaga dati. Ba? Yung ano ngayon, yung paksa sa worship service, ba? Yung... Ayaw na rin magpasubok ng ano eh, Kuya. Ayaw na. Yung sa unang 141. Ilagay sa screen. Mr. Bible Verse. Si Willy. Willy Bot. Willy Bot. yung 41 na eh, very popular yun. Talagang gasgas na gasgas yan sa mga expo ni Best noon, di ba? Oo. Pin. Ipipin. Ipin nyo nga. Paano ba ito? Yan. Yun. Lumaki na. Tingin eh. Patanong ba? Baka sabihin ni Onesimus, nagpa-flash na naman kayo ng verse. Hindi mo kayo naniniwala. Kamusta na si Anonymous? Ay, Anonymous. Onesimus. Hindi ko alam. Ang ano ko lang... Ay, rinig ba ako? Oo. Ayun. Ayun. Yung kung titingnan mo kasi YouTube channel niya, nawala lahat ng videos niya nung season 1. Nung season 1 niya. Hindi ko alam kung bakit. Assumptions yung mga nakita ko sa Reddit na yun, siya daw si Mr... okay lang ba magitin yun dito? Mr. BJ. BJ? Siya raw yun and other can unverified stuff. Hindi ko alam. Pero, sabi, yun. Yun lang yung naka-upload sa ano niya. Mag-ano siya ng season 2, di natin alam. Di natin knows kung when. Ayun. Pero at least, alam nating buhay pa yung YouTube channel niya. Ito, mayroong isang video. God willing, we will be back with more topics to share in new season. God willing. Ang assumption niya nung una, eh, akala na mass report ng ano MCGI. Oo. Eh, kasi typical tactic ng MCGI yun eh. Kapag mayroong someone okay. Ano, again sa kanila, kukuyugin nila yun through mass report para masuppress yung mga statements again sa kanila. Typical yun. Di sila nangunguyog sa bugbog. Nangunguyog sila sa internet pag hindi ka-agree sa kanila. Actually, mabait talaga mga MCGI. Yung ano ah, legit na... Actually, compared sa INC, hindi aggressive ang MCGI. No? For me, hindi. Mabait talaga sila. Nagkakataon lang talaga. Meron akong mga MCGI friends na sobrang babait eh. Hindi naman sila. Siguro nagkakataon lang talaga sa tao. Depende rin siguro sa kung gaano sila kumakapit sa pinaniniwalaan nila. Parang yun yung magde-determine kung anong klaseng behavior meron sila. Meron nga akong proof na ano eh, na INC pero hindi naman siya ganun.
Napaka-secular nga. Parang secular siya ganun. Hindi siya pakailamero pagdating sa mga bagay na pang-relihiyon. Mm-hmm. Chill lang yun. Chill. Mga ganun. Oo. So parang nabiktima lang itong mga ton talaga ng mga kulto, no? Oo. Mm-hmm. Yun. Kanina kasi nag-banding kami ng mga friends kong ano sa tagalabas, labas sampet. Sabi niya, sino nang leader na MCGI? Sabi ko si Daniel Rason. Sino 'yon? Kanina kasi dati may nakwento ko na 'yon, iba tong kausap ko. So, anong sasabihin ko, sino 'yon? Eh siyempre Wish 1075. Siya yung Wish 1075. Yun ang naging ano niya, description sa kanya. Hindi yung mangaral. Yun lang, ang kulit lang. Yun ikang host ng ano, tawag dito, ng unang hirit. Yung may crush kay, crush ni Rhea Santos. Ba yun? Crush daw siya ni Rhea Santos. Yun ang pagkakalam ko. Top, yun niya. So bagay, sikat din yung unang hirit. Sa mga maagang gumising. Pero ano rin eh, bihira din naman nakakaalam na si Kuya yung may-ari ng ano eh, ng Wish FM. Ng Wish, kasi hindi rin. Naman, mostly, ano lang talaga, yung mga taga-MCGI lang, tsaka yung mga INC madalas. Ganun. So sikat lang pero, siya within the organization. Na parang, ano, no? Di ba may nag-post sa Reddit? Kaya nakakabot lang UNTV yan. Yun, minsan pagka malakas ang UNTV dun sa isang lugar, yun, nababang. Yun. Ah, yung si Rason yung sa UNTV, parang ganun ba? Mga ganun. Oy, Brad B, ano tong sinashare mo? Hindi siya ni Cristo. Ano to? Bigay ka ng context. Umiikot. Ministro, nagbitiw dahil sa umano yung katiwalian ng INC. Sino yan? Si Brad. Who? Sino yung nag-share screen? Si B. Ewan ko, sino yung B? Ah. Okay na. Brad B, tanggalin mo na. Oo, mukhang kontra INC ito si Brad B, no? Kontra? Bakas yan, eh. Sino ba yung B? Okay. Basta B. Basta ikaw si B. Ah, wala naman ang pilitan dito. Pero welcome siya magsalita. Ayun. Hello. Welcome kay Kuya Talong. Sa kay... nag-rename siya sa Kiss. We have 5 sa Facebook, YouTube. 15. Kuya Talong. Kumusta? Hello. Nakarating pa lang. Nagpag-upit kami. Ni Sis Mads. Sis Mads. Bawal mong pag-upit. Hello, Sis Mads. Hello. Hi! Sorry, Ganong kaikse? Kinilig yan, Ayan. Nag-get sa atin dati. So nag-violate kami ng unang Corinto 11:15. Ako naman yung compliant kasi 11:14, di ba? Dapat magpaputal ng bok yung mga lalaki. So. Oo. Ayun, hindi naman lumapag yun. May paksa si doon. May upload kami na video with regards to that. Yung tungkol sa pagpapahaba yung sa buhok. Oo. Meron kaming video doon. Oo. Hindi ganito. Parang ayon yan sa kultura, di ba? May custom sila doon sa ano. Sabi ni Rain, compliant sa local law. Local law ng mga taga Corinto. Oy, Rain, pumasok ka nga dito. Hindi ka nag-chat-chat dyan. Kasali ka dito ha? Mga kumakain. Ayun, ano bang context nung buhok na yan ayon sa Biblia? Local lang daw Hindi
church-wide. Hindi international. Kasi, oo. Nasaan ba yung ano, yung taga pag ano, gumawa Willie. Ang Willie Bot. Ang ano? Ang naalala ko lang. Sa dami kasi ng mga ginawa ko, nakalimutan ko na ipaksa na yan. Balikan ko yung ano. Ang naalala ko, sa time na yan, nung sinabi yan, isulunat niya ni Apostol Pablo, ay, andaron. Ang Corinto, ang ano, ano siya, port city siya. Eh. Important, ano, important city siya within the Roman Empire. Ngayon, diverse yung mga tao dyan, and then, as far as I mentioned, sa pagkakaalala ko, yung issue ng mga mahahaba ang buhok na lalaki, yung sa lalaki, sa babae, sa lalaki ba sa babae? Tagal lang kasi. Sa babae, ang naalala ko, kapag maigsi ang buhok, kaya siya naging kahiya-hiya. Kasi yung mga, alam mo na, yung mga prostitute at that time, maigsi yung buhok. Ay, yung mga nagpapawalk sa Corinto, may isimbo. Ilang naalala ko. Kapag kaya, di ba, kahiya-hiya sa babae, magpaahit ng buhok. Kasi parang may profession na nakakabit dun. So, parang nakakahiya. Ah, ano ka siguro? Walker ka. Oh, personal ilang service yun. Provider. Ayan. So, kahiya-hiya yung PSP nung araw, no? Sa panahon ng Corinto. Yung naalala ko. Mm-hmm. I-check ko yung ano, i-check ko ulit yung outline namin. Biglaan. Oo. May sinasabi si Sis Mads. Kala ko dahil sa kulto. Yan nga. Ang problem ng sobrang habang buhok, yan, kinukuto, hirap shampooin. Unhygienic siya eh. Oo. Madali siyang kutuhin. Ganun. I think hindi na yan tatanggalin ng ano, MCGI, no? Kahit yung doctrine sa buhok. Oo. Siguro. Hindi ko alam kung pwede ba kinuha nila yun. Sorry. Pwede ba putol-putol lang sa dulo? Yung slit ends. Pwede kung di ka magsasabi sa worker. Kailangan pa itago, no? Oh, hindi, alam ko hindi talaga pwede. Hindi siya pwede. Kahit tatanggalan mo lang ng split ends, bawal. Grabe. Bawal siya. Hindi pwede, pero maraming gumagawa niyan. Palihim na. Oo. Yung mga nagpapareband. Pag nakita mo yung sis na bagong reband, nagpagupit yun ng dulo ng buhok, split ends. Ganun kasi pag nagpapareband, ginugupit yung dulo. May potential din natin masabi. nung bagong ditapakpa ako, 'di ba? Alam ko tayo na noon eh, 'di ba nagpa-rebanda ako ng hair noon. Tapos dun sa pinarebandan ko ng hair, gusto niyang gupitin. Sabi ko, "Please no." Sabi niya, "Bakit? Ang dami mong split ends." Sabi ko, "Please no po." Sabi ko. At that time fanatic pa ako noon eh. Tapos sabi niya, "Bakit?" Tapos sabi ko sa kanya, tumingin ako sa kanya, sabi ko, tiganda-tingdaan ako. Sabi niya, uy, nakikilig ako dyan. Sabi niya, kaya pala, even split ends, hindi niyo pinapagupit. Sabi ko, opo. Tapos, nakakailang pala pag ang daming split ends sa buhok. Sobra. Nakakainis. Itong binalik ko na yung hair ko sa original, pinakat ko na yung split ends ko. Until itong December, November, yung nanay ko, napagtripan yung hair ko, sobrang ikli na. Ngayon magpapaikli ako ulit. Mm-hmm. Yun nga, tinanong ko yan dun sa kay Brad Ricky, yung worker na kausap ko kanina. Sabi ko, may impyerno nga ba dahil sa buhok? Oo bro, may impyerno ka sa dahil sa buhok. Tangina. Napakaliit na bagay. So, ayan. So, tingin nyo ba ano? Ano ba dapat? Kung ano yung komportable ka, di ba? Kasi kung hindi na sa'yo comfortable,
Bakit mo papapahabain? Dapat ganun lang. Wala nang... Ang ano kasi ang reason kasi ni Best Dan, yung mahaba na buhok eh. Kung ano yung haba na gusto raw ng Diyos. Kaya as long as humahaba yan, hindi mo dapat puputulin. Ganun lang bakit? Ang logic niya, di ba? Eh, kahit wala naman nakasulat sa Biblia na bawal putulin, di ba? Wala, oo, tama. Saka illogical eh, kung titignan mo nga naman, di ba, sa panahon natin ngayon, compare doon sa panahon ng mga Israelita noon, eh, imagine mo kung gaano kahirap yun sa panahon ng Israel na yung buhok eh, hindi mo puputulan. Eh, sobrang init sa Israel eh, di ba? Ano? Desierto yun eh, parang, eh, dito nga lang sa Pilipinas na lang eh, i-compare mo na lang yung weather natin dito doon sa weather nila. Ang layo, di ba? Pero still ang hirap. Sa lalaki lang, yung lang hindi ka magpagupit. Ang hirap na eh. How much more yung mga babae na sobrang haba na hindi pinuputulan yung buhok. Eh how much more kung lumpa sa Israel, di ba? Mga panahon na yun eh, bawal putulan. Parang hindi naman siguro ganun ka-illogical ang Diyos, di ba? Si Kristo. Yes, hindi ganun mababaw yung mga Diyos na yan. Diba? Bakit sa Israel yung nasa Ritbaw kailangan hindi magpagupit? Oo nga, yung lalaki. Utos yun. Pagka magpapanata yung lalaking Nazareo, kailangan hindi siya magpapagupit ng buhok. Tinanong ko yan eh. Kasi sabi, diba, ang katalagahan daw sa lalaki, ano, maiksi yung buhok. Eh pero, sa lumang mga lugar, sa lumang tipan, eto, inutos, bawal silang mag-ahit ng buhok. So, hahaba yung buhok nila hanggat hindi tapos yung panata nila. Ahit lang ngayon, ba? Pati ba gupit? Bawal talaga sila gupitan. Yung parang si ano yan, parang si, ano yung pangalan nito? Ayun. Parang si Samson. O gugupitan parang man ang dulo. Ay, sa balbas pala yan. Yun nga, kahit balbas mo, bawal mo gupitan. Pati pubic hair. Bawal, ay, di ko lang alam kung yan. Pero sa balbas, bawal. Ni buhok mo sa ulo, buhok mo sa balbas, bawal. Ewan ko lang yung kilikili. Sa MCGI ba bawal gupitan pubic hair? Ay, nagtanong na ba yan? Di na siguro. Bay, ano ba, hindi naman simbolo ng kapamahalaan sa ng anghel yun eh. Sa kanila siguro. Grabe okay, okay. Naman. Wala pala talaga yan sa conversation. Okay, hindi kasama yan. Buhok ko lang sa ulo. Tinanong ko yan sa ano eh. Eh, kung dati pala, okay lang humaba yung buhok dahil sa panata. Nung lalaki ha, ng lalaki. Okay lang humaba yung buhok ng lalaki. Tapos sa New Testament, bawal. Ibig bang sabihin nun, nagbago ba during ng pagpapalit ng tipan yung nature ng lalaki? Oo. Nagpalit binago, ba yun? Binago ni... Binago ba yung nature? May nagbago ba sa nature ng lalaki? Kasi nung sa una, nature, okay wala. Lang humaba yung buhok. Tapos ngayon, sasabihin, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Yun yung mahirap kapag literal na ini-interpret ng talimutan. Yun kasi hirap eh. Parang ang nangyayari, ini-interpret nila yun based dun sa present day na pagkaunawa nila without considering yung historical and cultural context ng statements na yun. Kasi syempre, intindihin mo, saan ba yun sinulat? Para kanino ba yun sinulat? Para sa'yo ba agad? Oh, hindi naman eh. Ganyan ang dapat na pag-aaral, no? Kunin mo na siya, nagsabi, ano, context niyan, para sa atin ba yan? Wala Kaya mahirap. Kaya mahirap yung Biblia lang, kasi di ka nagbabasa ng kasaysayan, di ba? Tama. Actually kasi yan, ano, medyo mahirap kasi baguhin ni Bess yun that, kasi minana niya yan kay kapatid na Perez, di ba? Siyempre, maraming mga matatandang kapatid na matindi kasi pananakot din sa buhok eh.
pakikialaman ka ng anghel, susumpain ka, mga ganun ba. So, kaya anghel, medyo mahirap yun. Eh. Tama yung binabanggit nyo kanina yung about yun sa yung context dapat ng history sila sa alang-alang kasi actually ginagamit naman ni Meshan, di ba, kahit nung panahon ng mga Israelita yung pagbabawal ng baboy, di ba, yung mga yung mga ganong batas, may particular na panahon bakit pinagbawal noon at hindi na pinagbawal ngayon, di ba? Pero yung aral na yun dyan sa buhok na yun, medyo mahirapan talaga siyang anuhin yan. Medyo pakialaman yan dahil maraming mga matatandang members dyan na kinamatayan na yan eh. Ah, may tanong pala ako. Diba minanan niya yun? Kung minanan niya, minanan niya kay kapatid na Perez. Kanino nakuha ni kapatid na Perez? Kaya yun. Hindi ko lang alam. Kasi sa INC kasi di naman sila ganun. May iksi rin buhok ng mga taga ang, para sa akin, ang pinakamalapit na reference na naalala ko eh, ano yung pangalan nito? Yung mga Juanes Pentecostal. Pentecostal. Kasi di rin sila nagpapagupit ng buhok. Doon yan ako. Mga babae nila, mahaba rin ang buhok. Mga na-meet sila, parang MCGI din. Mas mahinhin pa nga. Mas mahinhin pa sila sa mga babaeng MCGI. Parang sila Almeida. Galing sila sa Juanes, alam ko eh. Kaya, kasi Juanes talaga si Almeida. Juanes si Almeida. Kaya nakita niyo yung pananamit nila Almeida, mahaba buhok, tapos nakapal na rin. Okay. Kanina yung maingay? Uy, may maingay. Oy, KKTK. i-off mo na yung i-off mo na yung ano niya. Pwede mo na. Hindi ko nga kilala eh. Sino ba yung maingay? I-off mo na. Ikaw admin, pwede mo ng ano niya. Sino nga? Si KKTK. Ah, ba 'yan? Oo, siya yung ano naka-on cam. Pwede mo siya i-mute. Ayun, okay. Oy, yung name mo. Ato, sino tong 111 kay Bryn? Hello po. May tanong ka ba? Only question to. Consultation. Consultation with broccoli. Oo. Sasagutin ka ni Kuya Talong. Bago pala, bago mag-Q&A, may teaser lang pala ako. No? Ano? Lamang ko lang kung alam nyo na yun. Meron daw isang KNP na may stage 4 cancer. Oy, bago to ah. Oh. Paulit. Sino? Nasabi mo ba? Paulit, di ko narinig. Sorry. May breaking news to, may isang KNP na may stage 4 cancer daw. Ano ba yan? Sino bang mga posible? Bigatin ba yan? Kasama siya sa Hadel? Kasama sa Hadel, Di bilang nasa daliri kung sino yung pag-iisipan mo, kung sino yan. Di ba lang pwede i-mention muna kasi ayaw pabanggit nung nag-in-call. Nako. Ay, baka makilala. Okay lang yun. Ba yung lagi na kasi bangot lately? Yan ba yan? Regular sa kasi regular sa Adel. Hoy. Logical 'yun na nakasibangot siguro. Dapat pumuputi yung buhok. Sino bang nakasibangot? Pumuputi yung buhok, di ba? Yung ba 'yun? Babae. Isa pang clue bakit pwede kong sabihin eh. Hindi ko sabihin pangalan. Isa sa umuwi. Wait, dalawa lang yung umuwi. Dalawa lang yung umuwi. Oy, welcome, Ken. Okay. Si Ken. No? Gando na lang, ha? Ganda na lang. Taga Mindoro ba yan dati? Siya ba yung MIT doon? Sa Mindoro? Matangkad to, no? Dapat sa KMP na yan. Dapat mo sa akin? Parang yun nga. Oy, shocking yan ha, Grabe. Stage 4 is bilang na ang araw niyan.
Depende pa naman. Hindi naman agad, ano, mamatay pag stage 4. May pag-asa pa yun, though small chance. Mas maliit. Pero to clarify lang, no, hindi naman tayo nagagalak dun sa, ano, sa hindi. Talaga rin. Ang ano lang naman natin is to inform lang na may ganong cases. At alam mo nyo naman, diba, sa samahan natin dati na ganyan. Yung pagka mga ordinary member lang, pag ganyan, may mga sakit na ganyan, minsan binubuli pa na mag-assess daw, diba? Baka may maling ginagawa. Yung mga gano'n, diba? May mga gano'n. Oh, paano? Eh, paano yun? Yung kukunti na yun? Paano ngayon yun? Kaya nga, diba? Oo, matuwid. Eh, ang problema, wait lang, pagdita. Problema kasi sa stage 4 cancer eh, nag-metastasize na yung cancer. Lumilipat na yun sa ibang organs. Kakalat na. Kakalat na yan. Yun yung ano, though merong chance na makasurvive siya. Kasi meron na akong kilala na stage 4 cancer yung ano, tapos gumaling pa. So possible pa naman, possible siya, possible yan. As long as nabubuhay gumagaling siya. Gumagaling ba? Alam ko stage 4 parang hindi na tatagal. May kilala ko nakasurvive. Legit yun. Tinulungan ng Diyos. Legit yun, oo. So, pero sobrang rare nun. Sobrang rare. May nag-vlog eh. Hindi raw gumagana ang chemotherapy. It's just for money daw. Kasi pinapatay niya yung good cells din eh. Yung alin ba? Chemo. Sa una. Oo. Pero parang problema. Kasi yung dad ko, nag-chemo siya, nag-fail yung kidney niya. Ang inabot niya, 1 year, eksakto. Yun na yung pinakamatagal. Oh, matagal-tagal na rin yan. 20 kasi, ang chemotherapy, we, ano, so, kung naagap, kung nakita mo agad, so pwede mo siyang i-radiotherapy or chemotherapy, so mawawala agad yun. Problema kasi, pagka lumala na yun, medyo mahirap siyang anuhin. Even ayan though lang. hindi naman nawawala yun. Hindi mawawala yung possibility na gumaling. Mm-mm. There's still a chance. Ganun. Hindi siya kayang iligtas ng Diyos. May pera naman si Koya, di ba? Pang chemo, pambili ng cancer drugs. Kaya yan. Ay yung ano yan? Lahat ng tinatangkilik ay ano? Yung sinabi ni Satanas. balat. Oo, para lang mabuhay. So, hindi nila gagawin yun kasi galing kay Satanas. Mm-hmm. Hindi nila, titipirin nila, hindi nila gagasusin yung tinatangkilik nila. Ayun. Brad Dave. Good evening. May naman nila titipirin. Sana pagamat pa rin nila yun. Oh, eh, ano yun? Baka yun nga rin yung dahilan, kaya umuwi siguro eh. Biglang bumalik. Mas okay ang ano, medical equipment sa abroad. Saan ba siya? Sa Brazil. Brazil. Nag-assume na ako agad. Hindi, walang support masyado sa ano niya, sa lugar niya. Siyempre, di naman niya lugar yan. Diba? Kaya unless siguro, yung dahilan dito, siyempre baka ay yung mga relatives na rin para makasama. May mga ganyan siguro ng ano na ba? May mga ganun na siguro ng premonitions na iniisip sila. Kasi stage 4 na yun, medyo ano na yun. Medyo tagilid na yun, medyo mahirap. Months na lang yun, hanggang 1 year. Kung matagal-tagal pa, 2 years. Kung confirm yun. Pero I don't think naman na ano yun eh, na joke-joke yun kasi stage 4 cancer yun eh. Ngayon, at least alam. Dapat ipaalam para yung mga close niya masamahan na siya, mahug siya, di ba? Kaysa yung huli na yung lahat. Dapat transparent din. Ayun nga, yun ang napag-usapan namin kanina nung worker eh. Sabi niya, pagka, amba, si Hitler, ang daming pinatay. So, hindi, walang justice na mangyari, sabi niya.
Yun ang katwira niya, kaya daw merong langit at impyerno. So, ayun. May nabasa naman ako, sabi nila, wala daw justice talaga. Na si Hitler, hindi siya mahatulan. Ganun talaga. Mamatay lang siya. Namatay lang siya, tapos wala siyang parusa. Anong take nyo dyan? Mga atheists. Kuya Talong. Mga atheists. Wala. Dapat nakasuhan pa rin siya. I mean, humarap dapat siya sa korte. Kaso, nagpamatay si Hitler eh. So, parang justice of the night for the Jews. Di katulad ni Mussolini. Public Mussolini. Publicly executed. Executed dyan, oo. So yung langit si... at impyerno, yun ang way para magkaroon ng justice daw. Depende pa rin. Pwede pa rin ma-question yun eh, yung concept ng justice na yun eh. Kasi ano, yung ginawa mo, di ba? Naalala ko si Dark Matter eh. Yung ginawa mo, di ba? Yung kunwari, yung ginawa mong kasamaan, for a limited time naman yun eh, hindi naman an infinite time na masama ka eh. Pero yung punishment mo, eternal. Ayun ang hindi justice, no? Parang paano yung concept ng justice na yun? Medyo malabo. Though di ko naman sinasabi na totally mali. Medyo vague lang, ganun. Halimbawa, ang concept nila ng justice eh, may impyerno ka kasi di ka naniwala kay Jesus. Oh, like dahil lang doon, sabi dahil ni Joy Spring na. Oh, ayun kay yung context naman yung kagaya ng kay Joy Spring. Eh napaka-absurd na noon. Toby, oy Toby, nag-ano ka? Yeah. Mute. Ayan, mute. Okay. Yun nga yung problema. Eh considering na may impyerno ka sa isang bagay na di mo naman pinaniwalaan dahil hindi mo narinig. Eh hindi yung justice. Mm-hmm. Kare, papagalitan kita dahil sa isang bagay na di mo alam. Parang mali yata yun. Okay. Oo, saka yung sa mga sityo, no? Imbis na hindi nila alam, alam na nila ngayon, hindi na sila maliligtas kung ano. Kung ihiwalay sila. Yung counterproductive pala, no? So, aware tong mga MCGI na wala talagang broadcast na. Pero yun nga daw, may mga tinutulungan sa sityo. Yun yung pinagkakagastusan. Sige, Toby. Kaya tayo may religions eh. Mga myths, mga lores. Kasi parang ginawa yun dahil hinahanap natin yung mga ultimate questions eh. Tulad yan, sakit. Bukod dun. Kaya tayo nagkakaroon ng mga superficial na mga paniniwalang ganyan. Kasi marami tayong questions pa eh. Kahit itong modern times, di ba? Pagdating naman sa mga sakit, sabi nila, kung ano yung ginawa mo sa katawan mo, what you ate, puro junk food, nag-yosi ka, yun ang babalik sa katawan mo. Eh, ang question ko naman, paano yung mga bata na bata pa lang may sakit na? Born na ano? Inborn yung sakit na inaabot lang ng 4 years old, 5 years old. Anong explanation doon? Information ng DNA kasi natin na past yun, through generations. Wala naman tayong exact data ng DNA. Ama. Oh, so ano yun? Hindi naman niya kasalanan yun, di ba? Siyempre, hindi niya kasalanan. Ano ba? Phase point? Or yung point ng... Sige. Hindi kasi, ikaw. Tiis mo na. Eh kasi 'di ba nung nagkasala si Adan at Eva, pumasok yung kamatayan, lahat ng sakit. Kasi dati wala namang sakit. Kaya doon nagsimula lahat 'yun. And of course, re-reconcile mo 'yan using science, napapasa ang 'di ba? Genetics. So may mga taong born hindi dahil sila ay may kasalanan. Kasi yung tao mismo, meron na yung sakit. Meron na sakit yung mga tao dati pa.
So, dahil sa nagka... where's the justice dun sa bata? Yun nga. Sabi nung iba daw, ano, para daw, ano, regalo daw ng Diyos, sabi yung iba, diba? Parang inire-reconcile nila yung sakit ng bata. As... para mauna na sa langit. Hindi. Ewan ko. Pero sabi daw nila, blessing. For some reason. May nagre-raise ng hand, Broccoli. Si Ken. Let us give him an... sige, ano. sige. Sorry, nakapin. Brad Ken. Bro. Okay, Brad Ken, welcome. Okay, ako yung 111 Gabriel kanina. Nagpalit lang ako ng main account. Sige po. Balikan ko lang yung point ni, ano, ni Potential regarding doon sa justice. Uh-huh. For me, I'm an MCGI member pala for 20 years. Yun, okay. And yun, regarding sa justice, for me, sa mga natutunan ko, kasi I'm a former INC din kasi. Handog ako sa INC. Uy! Ayos. Tawag nito. For me, regarding doon sa justice, doesn't matter naman kung gano'ng kakatagal gumawa ng masama or gano'ng kakatagal gumawa ng mabuti. Base sa mga natutunan ko rin kasi sa iglesia, di ba? Lahat naman na mabubuting bagay tinuturo sa atin. So it's your choice to follow, gawin mo siya, or salungatin mo siya. Then justice will serve after noon. Sa mga naniniwala sa Diyos, we all believe na merong isang araw hahatulan tayo base sa mga gawa natin. Diba? Doesn't matter kung kaanib ka pa sa MCGI or sa ibang religion ka, but in the past tawag nito gatherings ang sinasabi naman yung tumutupad talaga ang ano doon ang hatulan. I mean, the justice is about sa acts mo, sa mga ginawa mo, sa mga tinupad mo, sa mga pinakinggan mo lang. So, yun lang. Regarding naman doon sa bata, on the positive side, marami siyang magandang positive na, kung meron siyang degenerative disease sa early age niya, parang kaalwalan na rin yun sa magulang, di ba? Di na nila makikita ang mahirapan nila ng matagal. In the material thinking naman, hindi na malaking gastos. And yung pinaka biggest relief na nun is yung mga bata is tagalang. So, well, natural sa atin mga tao. Walan ka ng mahal sa buhay. Masakit yun. Mm-hmm. Pero, di ba nga, tagalangit naman yung mga yan. So, di na siya ganun kalaking, parang, di na siya ganun yung sobrang sakit. Kung titingnan mo yung positive side. Okay. Thank you. Yun lang po. Sige, salamat sa'yo, Brad Ken. Active MCGI. Sige, Rin. Meron lang ako. May naalala lang ako. Kasi napag-usapan yung anak. Ano. Meron kasi akong isang... may tanong kasi na hindi ko makakalimutan. May nagtanong sa radyo ko napakinggan kay Besh yun noon mga nating. Sometimes mga 20 years ago siguro yun, or 18 years ago. Hindi ko talaga makalimutan yung tinatanong nung tinanong nung babae kay best hindi siya kaani. Ang tanong niya kung ano ba ang mali, may mali ba sa kanya kasi nagkaanak siya ng dalawang magkasunod na autistic na bata. Parang I think is yung isa 5, yung isa 3 na parang ganun that time. At yung pagiging autistic ng dalawang bata aggressive. Mm-hmm. Yung dalawang bata talagang ginagawa niya, kinukulong niya sa isang kwarto, tinatalian niya kung minsan kasi talagang halos hindi niya nakaya. O, parang ang hirap niya, parang na-question niya na yung Diyos that time. Na-question niya na talaga ano bang mali sa kanya, hindi naman daw siya masamang tao, hindi naman siya, wala naman siyang bisyo, maas naman ng pamilya niya. Ngayon, para kaya ko lang hindi siya makalimutan kasi parang medyo nahirapan si Bes kung paano ipapaliwanag doon sa nagtatanong ano kasalanan niya, bakit binigay sa kanya ng Diyos yung ganun. Ganun ang sitwasyon. Ay, mga ganun.
nahira o eh parang binabanggit ni Bes noon yung talata na yung may sumpa isa lumantipan, di ba? Isa lumantipan na yung sumpa aabot sa ikaapat na salin ng lahi. Parang ganun. Eh ang argumento nung babae, ba't naman kung ano kung susumpain bakit siya dinamay? Eh wala din naman siya masamang tao, din man sa nagbibisyo, parang ganun. So yun lang yung may yung ganung mga situations na kuminsan nako-question mo bakit may mga ganun, di ba? Mga ganung bagay. Eh, hindi ko lang maalala kung saan nabanggit kanina dahil oh, parang ganun yung, eh. Kaya nga hindi nga natanggap nung nagtatanong eh. Oh, parang hindi matanggap nung nagtatanong na bakit siya na madadama eh, ano naman siya, mabuti naman siyang asawa, hindi naman siya ano, parang yun, sinisisi niya yung Diyos that time. Why me? Hindi yung tanong nila eh. Hindi ko makalimutan. Why me? Yung mga nagkakasakit ng rare diseases, yung mga one in a million diseases, Lord, why me? Parang, di ba? Anong reason behind that? Wala naman siyang ginagawa. Rain, may sasabihin ka ba kanina? Yung sinabi ni Brad Ken, para siyang ano, reconciliation, bakit may ganong condition yung mga bata. Sa akin, meron pa rin siyang faulty side. Bakit niya pa hinayaang mabuhay yun kung mararanasan niya rin yung hirap na yun? Kahit sandali lang, di ba? Yun din. For me, kasi sa akin na, hinayaan yung mabuhay para maipakita ng magulang kung paano nila mahalin yung anak nila, di ba? Oo, pwede yun. Kung paano nila aalagaan para makita ng Diyos. Parang sa perspective ng Diyos na parang pakita nga kung paano nyo aalagaan tong anak nyo kahit may ganito. Kasi may mga magulang, normal yung anak, balaso ba sa anak, di ba? Oo. Di ba? May mga ganun. So, para sa akin, ano na yan, kung paano yung mga Kristiyano yung tinuturuan gumawa na mabuti, kung paano magmahal sa anak, paano magpalaki ng anak. Yun na yung positive side nun. Pagkakaroon ng ganun. Ako, ang anak ko special. Meron siya. Ah, talaga ba? May mild cerebral palsy siya. Oh. Eh, nung pinaksa ni Bes way back yung about sa pagkakaroon ng mga special child, special children, malaking ginhawa yun. Diba? Yung may kandidato ka na sa langit, taga lang yun. And kaawa ng Diyos talaga yun. Sinasabi ni Bes din yan, malaki ang pag-asa sa kaligtasan ng mga magulang na may anak na ganyan. Kasi, di ba tayo mga magulang, pupunuin mo talaga ng pagmamahal yun. Kaya ang tawag doon, makalimutan ko, Kuya Adel eh. May ibinanggit si Bes about doon eh. Parang ano siya ng awa. Parang lalagyan siya ng awa. Pupunuin mo talaga ng pagmamahal yun. Hindi yun makakaranas sa'yo bilang magulang na totoong magulang na nagmamahal sa anak mo. Hindi yun makakaranas sa'yo kahit maliit na chance na magalit ka or hindi mo siya mahal. Papupunuin mo yun ng pagmamahal. Kaya yun yung chance mo para maligtas ka. Yun yung sinabi ni Beth about sa paksan, sa pagkakaroon ng special children. Well, that's a good take, no? Actually, majority naman siguro ng mga Kristiyano, ganyan ang sentiment. Ganyan din. Mm. So, I like that ano. I like. Wala akong total doon sa ano na yun kay Bes. Appreciate ko yung aral niya about diyan. Talagang may mga ganun talaga na kung minsan makikita mo rin talagang may magandang impact din depende sa kalagayan ng isang tao, no, yung nagiging impact ng like for example yung MCGI. Yung impact kay Kenya tulad yan, meron siyang anak na tawag dito may ganyang kapansin. So nakaka-relieve sa kanya yung message ni Bes about doon, di ba? Sumama sa puso niya, no? Oo, kaya may mga ganun. Nakatulong sa kanya, di ba? So depende sa nagiging treatment or approach nung sa kalagayan nung ano eh, nung yes. Nung isang ano, isang member, diba? Nagkakaiba tayo ng experience eh. Hindi sa nagduda, sabi niya, naging thankful pa na siya yung way. Hindi, nagduda ako, Brad.
Nagduda ako noona, bakit ako, ba't ako nagkaroon ng ganito? Hmm. Ba't ako binigyan ng ganitong anak? Oh, until napakinggan mo nga, Sig. Until napakinggan ko yun. Oo, napakalaking relief. At saka nung binalikan ko rin naman, sometimes kasi kaya nagkakaroon ng mga ganyang bata in scientific thinking, mayroong kakulangan din eh. Yung pinagbubuntis mo pa lang or sa body ng nanay or ng tatay, the way sila, the way they lived before, bisyo, mm-hmm. di ba? Nakaka-affect din yun eh sa pagkabuo ng bata sa sinapupunan. Hindi naman lahat sisisi natin sa Diyos, but tayo binigyan ng ganun. Di ba? Mm-hmm. Thinking of it, halimbawa na lang, sa folic acid, malaking kailangan ng katawan ng babae yun bago magbuntis at habang nagbubuntis. What if kulang ka nun bago ka magbuntis? May mga ganong bagay. Hindi man lahat isisisi natin sa Diyos. Pero, yun nga, malaking bagay na mapakinggan yung mga ganong aral ni Bess. Malaking relief talaga siya. Tsaka magkakaroon ka ng positive mindset regarding sa pagpapalaki ng anak mo. Mm. So, greater chance na maligtas. So, ang tanong naman, bakit iilan lang yung nabigyan ng chance na maligtas? But hindi yung majority? What do you mean, Bro Holly, dun sa atin? Diba, binigay yung ano, yung anak na may sakit. May chance yun na maligtas yung parents, tapos tagalangit din yung bata. Bakit yung percentage no, napakaliit lang? Yung binigyan ng chance na ganong maagang mamamatay. Mag-care dun sa ganong type ng bata. Christian perspective, God's plan ang sagot. Ganon. Paganyan. God's plan. Or hinayaan lang ng Diyos na gumana ang nature. Just as it is. Yeah, I agree so, with that. Hindi naman perfecto ang kalikasan, diba? Kaya nga may mga errors. May mga kahinaan tayo. Yeah. At saka ang chances naman sa kaligtasan, napakalawak eh. 'Di ba? Hindi natin mako-question 'yun eh. Napakalawak, sabi nga 'di ba? Ang Diyos na ang may ibig lahat. Lahat ng tao maligtas, special man 'yan, magulang naman 'yan, criminal, 'di ba? Lahat naman eh may ganong chance sa kaligtasan. It's a matter of ano lang, of faith talaga. Mm-hmm. Okay, that's the theist side. Sinong gustong mag-ano? Sinong atheist? Wait lang, may tatanong muna ako kay ano kay Brad Ken. Yeah. Ano? Hindi naman tumubit. Wag mat, Brad. Hindi. Yung tungkol lang sa ano, sa situation mo ngayon. Ang naalala ko lang sa sinabi mo sa description mo kanina, nahandog ka sa INC. Yun yung tatanong. Tapos, ano, active ka pa sa MCGI. Oh, yun. Ah, yun lang. Ilan yung tanong ko? Wala namang chance na umalis ako. Ilan lang yung tanong ko? Bakit? Hindi, namiserd ko kanina. Namiserd ko lang. Ang natandaan ko lang yung handog sa 20. Wala namang chance na umalis ako. Di naman yung sa pag-alis ang tinatanong. Okay lang. Healthy naman yung ganitong discussion. Sa iba lang, I don't find it na healthy kasi the way sila magsalita. Si, yun ba yung ka-ano mo nung nakaraan, Broccoli? Si Totoy Bibo. Totoy Bibo. MCGI yun, Brad. Oo. Dapat yun mapagsabihan. Hindi ko siya gusto makipag-usap. Hindi ganun yung tinuturong pakikisama sa Tagalabas. May pakikisama sa Tagalabas. May pakikisama din sa mga kapatid. So, magkaiba yun. Hindi ko alam, ha? Hindi niya alam siguro kung paano. Alam mo yun? Pero, Brad, may tanong execute. Ako. Paano ka na-anib? Anong taon? 2002. Oh, yun yung panahon na inaaway ni Bess INC. Galit ako kay Bess noon. Galit ako kay Bess noon. Isang taon pa lang ako noon. Kaya ako lang naman siya pinapakinggan kasi galit ako eh. Baga, naghahanap din ako ng butas eh. Alam mo yun? Kasi buong angkan namin, INC. As in, buong angkan, until now, ako lang ang MCGI sa amin. Hirap na lang. Rare kasi yung mga ganong instance eh. Lalo na paghandog yung umalis. Oo. Mahirap nun ah. Mahirap yun. Pinalasan mo yung palayas. Kilala ka na ng mga ano dun. Oo, okay. Alimurain ka. May branding ka na. Uy, kanta yun ah. Ang iglesia ng sa'yo. Ganun, diba? ganun yung nangyari. Galit naman ako dati kay Ibis. Galit ako nun. Hindi, tsaka bilib ako kay brother kasi yung time na yun, 2002,
kasagsagan ng INC and ano yan eh. Running debate ng INC at ADD. Oo, yan, tamang yan. Daan. Galit ako noon. Hello. Galit ako tapos yan. Siguro it takes a year bago nagkaroon sa sarili ko na oo nga no. Ganun na lang kada pinapakinggan ko siya oo nga. And then one time ang turning point doon eh malakas ako sa drugs noon eh. Noong time na yun I was only 17 sa drugs. Oo. Oh. Fourth year high school yata ako noon. INC ka nagda-drugs. Oo, noon. Hmm. Ang turning point noon is parang kakapakinig ko nang kakapakinig. Oo nga no. Oo nga. Meron sa loob ko na parang ano ganyan ka na lang. Noon. So ang ginawa ko noon, nanalangin ako. Taimtim lang talaga na gabayan mo naman ako. Gusto kong umayos yung landas. Bigyan mo ako ng isang sign lang. Isang sign lang. Talagang sincere prayer. Ayun. Tapos, kinagabihan nun, pagkatulog ko, yun, napakanaginipan ko si Brad L. Nagpa-doktrina na ako after. Uy, panaginip. Akala ko, pagbukas mo ng TV, Brad L. Pero bro, di ka punahinto or ano, natigil. Tuloy-tuloy yun. Lahat ng Kristiyano matitigil yan. Pag sinubo ka sa apoy, matitigil ka. Natigil din ako. Ka rin. Nasuspend din ako. Pagdadaanan niyo. Kailan ka po nakabalik? 2017. Siguro mga 4 years din ako nawala. 3 years, something like that. Kasi nung nagka-start ako magtrabaho, ayun, nakaranas na naman ako ng layaw. Medyo dumapa ako ng konti. Pero nung nakaranas ako ng layaw, lahat nasa akin pa rin eh. Pera, yun, gandang buhay. Pero wala kang satisfaction. Wala kang satisfaction. Then I decided na ang turning point naman na bumalik ako na aksidente ko. Aksidente ako riding a motorcycle from Manila to Dagupan. Aksidente ako sa Tarlac. Doon, palo. Ang sabi ko, oo, palo. Palo. Sabi ko, pinababalik na ako. Ito, kasi ang nakapulot lang sa akin, magbubote. Oo, nung na-aksidente ako, wala akong malay. Ang nagkwento na lang yung magbubuti na nakapulot sa akin. Kasi nasa ospital na ako, pagdilat ng mata ko. 1 week ako doon. Uy. Ayun. So, after nun, balik na ako. Oh, balik maganda. Na. Story of my faith to. Story of my faith pala si bro. Galing. Salamat sa Diyos. Sige po, mission ko siya na. Please come in. Ayun. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum salah. Yan ba yan? Assalamualaikum salah. Papalita ko lang sa inyo, bali hindi makakarating yung ustad, hindi makaka-join yung ustad. Okay. Pero mini-message ko naman siya na kung po pwede sana kahit sumagpit siya. Sa 8 p.m. sabi niya, di ba? 8 p.m. siya out sa... Okay. Saka Sunday ngayon. May work may na. Kasama pala tayong ano dito. Ayan. Kasi sabi ni Mission Kishana, yung kaibigan niya Muslim, magsasali sa atin, i-explain sa atin yung halal prophets. Dawa siya, dawa. Certifier. Yes. Siya po yung magpapaliwanag patungkol po dun sa mga halal na pagkain. Salamat. Mm-hmm. Oo. Kasi unang-una, yan talaga yung malaking pinagkamali ni Ginoong Suryan pagdating sa bagay ng halal. Hmm. Ayun, ako na mismo magsasabi, ignorante siya. Ignorante siya pagdating sa salitang halal. Kaya dapat nagko-consult sa dawa. Yan. Parang familiar yung boses niya eh. Siya ba yung vlogger na ano, kasama ni yung sa ano, sa Muslims na namatay? Ustad Javier? Si Ustad Javier. Friend niya. Hindi ba yun? Kaibigan ko rin yun. Di po. Pero kaibigan ko rin si Ustad Javier. Yung ano, yung kasama niya doon, yung... Okay. Medyo bata pa. Oh. Ay, medyo, yung nakasalamin. Iba, iba yan. Magaling din yun. Para kasi ng boses. naririnig ka. Napapakinggan ko rin minsan si Ustad. Napapadaan sa Facebook. Patayin na siya, diba?
Inatake sa ano? Inatake sa puso habang nagbabike. Inatake sa puso habang nagbibisikleta. Oo. Oo. Yun. Masyadong pagod siguro. Ang inala ng iba may kinalaman daw yun sa COVID vaccine. Marami kasi haka-haka eh. Oo. Pero namang iba ay sakit daw sa puso na hindi alam. Hindi talaga tiyak kung ano yung sanhi ng pagkamatay. Baka nag-ayo. Basta bibisikleta lang siya. Sama ng mga... Siguro. Baka nag-ayuno siya, tas... Bawal namang... Hindi. Bawal namang kasi autopsy pagka ang sa Muslim ay naman. 24 hours lang. Hindi pinakikailaman yung bangka. Oh. Yeah. Tama. Okay, okay. Sige, Brad Mission, salamat sa juice. Bago natin yung ano. May tanong lang ako kay Brad Ken, kung okay lang broccoli. Sige po, sige po. Hello, Brad Ken. Yung po. Naka ngayon ano, yung status ngayon ng ano na si Kuya na yung nag ang leader sa MCGI. So paano mo na-accept yung kanyang pangaka-CEO ngayon compare with best dati? To be honest, malaki yung difference. Malaki yung difference eh. The way ng pangangasiwa. I mean, hindi naman mismo sa pangangasiwa sa loob, pero yung pakikipag, alam mo yung the way they reach out sa labas. Si Brett Eli kasi, at yun, broadcast. Talagang pok-pok talaga yun. Hard hitter yun pag sa pangaral. Si Kuya, ano siya, way back pa eh. Vice pa siya. Ganun na talaga yung ano niya, yung tawag nito, path niya eh. Doing good deeds talaga siya. Kumbaga sabi nga ni Brad Dan, nag-chat dyan. Kung si Brad Eli yung hard hitter, si Brad Daniel naman on the other side yung parang ano ba magandang term doon? Parang tagahimas siya. Siyempre, kung si Brad Eli hard hitter, maraming tatamaan. So by doing good deeds on the other side, under Church of God International, di ba? Parang merong mga lighter, nagiging lighter yung mood. Imbes na parang pinagsasalam niyo yung kinagsama yung hard hitter at saka yung low-key na good deed. Ang hirap i-explain eh, pero ganun yung way na bad cop, good cop. Ayan. Somehow? Somehow? Mm-hmm. Parang ganun. Ngayon, yung the way siya kung paano makasiwa sa mga pangangaral niya, sa mga teksto niya ngayon, hindi naman ako nakakita ng ikatitisod eh. Ang malaking point lang naman is pinagko-compare nila kung paano mangaral si Brad Eli at saka si Brad Daniel ngayon, si Kuya. Yun lang yung malaking comparison and malaking issue sa kanila. Pero ako personally, to be honest, hindi naman ako nakakita ng kahit anong ikatitisod. Kasi kung meron, ako una aalis. Ako una aalis. Diba? Pero hindi naman ako nakakita ng ganun. So ba, Brad, Kuya Adel, meron siya nakikita ng ganun? Personally? Kaya ako na itanong sa iyo yung about sa ano, about doon sa kay Best at kay Kuya kung paano mo siya na-accept na handle. Kasi ano eh, ito kaya maganda tong ano ni Broccoli kasi hindi mo pwede itanong to sa ano eh, sa mga panati ko sa loob eh. Na kahit depende sa mapagtatanungan mo Kuya. Oh, sorry. Yun ang point ko doon. Depende sa mapagtatanong siguro. Oh, yan kasi ang isa sa nagbigay ng justification sa part ko naman na parang doon ko na-assess na itong MCGI school to sa part ko naman ano parang doon ko na-assess na parang malabo ito hindi na tama ito. Una may mga in denial pa ako nung mga panahon ni Les noon, may mga binabag siya na hindi consistent, inconsistency sa mga aral, ano. But syempre in denial pa tayo no kasi nagagamot pa ni Best sa yung leader. Pero nung time na nag si Kuya na yung nag-turn over, yung na-turn over na kay Kuya yung leadership.
medyo doon na yung nagkaroon ng justification sa part ko naman na wala mag-assess na at ano, pag-aralan dahil mukhang talaga ng ano nawala yung consistency nung ano eh nung sinasabi nga rin ni Best, 'di ba, na pagka-Raul nawala siya yung espiritu niya. Hindi pa malilipat kay Kuya. Eh kaso hindi naman niya. Oo, marami rin actually. Yes. Broccoli kasi matagal ako naka-follow diyan. Oy, salamat. Way back pa nagbo-vlog pa yan regarding sa mga dragon fruit. Yun. Ako siyang na-follow. Tapos nung nabalitaan ko na umalis siya, nag-unfollow ako. Tapos itong lately lang parang, uy, lagi siyang lumalabas sa ano ko, di ba yung algo ng YouTube. Oo. Recommendation. Pag na-tap mo yun once, lalabas sa suggestion. So, nakikinig lang ako yung mga palitan nila ng kuro-kuro opinion regarding MCGI. Kung paano nila, alam mo, yung mga kinatisod nila, ba't sila umalis. Well, naiintindihan ko naman sila and we have to respect that. Mm-hmm. Si Kuya na nga nagsabi. Sabi niya, kung gusto niyo umalis, umalis kayo. Oh. Diba? Well, hindi naman kayo pipilitin. Kahit sa lahat ng bagay naman sa loob ng iglesia, walang pilatid. Gusto mo umalis, umalis ka. May sinasabi naman si Beth Ellie noon na dapat agawin. Sabi naman ni Kuya, tama yun. Dapat agawin, pero ingat ka kasi baka ikaw yung maagaw. Alam mo yun? Kung tuloy-tuloy ka lang naman na makikinig sa mga teksto, iba kasi yung nakikita ko eh. I mean, hindi ako nagkakaroon ng duda. Dahil pag meron ng isang duda sa puso ko, alis talaga ako. That's good. Alis talaga. Ano yun? Yung sabi nila, langis daw yun eh. Pag dumadalo ka ng pagkakatipon, yung apoy, palaging nakasindi yun. Maalab ang panapaltaya mo pag dumadalo. Langis. Pag naubusan ka ng langis, pag nagkaroon ng brownout, alam mo yun, nyari ka. Ay, ako, ilaw. Palagi pa rin akong dumadalo. So, puro langis lang, walang apoy. Walang alam. Nasa yun naman. Ayoko lang din talaga yung yung kay Totoy Bibo na the way siya makipag-usap. Oo. Andun yung niingas pero mali. Gusto kong sumabat nun, gusto kong pumasok pero parang mamaya mahatak pa ako niyan. Kasagutan pa ako. Dalawa. Dapat nun, mapagsabihan lang. Mga matap kasi lagi naman yung binibilib. Lalabas pareho kay MCGI, magtatalo kayo. Nakakaya, di ba? Si Kuya nga nagsabi noong nakaraan, di ba? Meron ka-anib. Magkaiba kasi yung ka-anib sa kapatid. Sino ba yung mga kapatid? Di ba? Yung kasama mong gumagawa ng utos ni Kristo. Meron ka-anib noon eh. Nasa loob, nagsipasok ng lihim, ka-anib nga. Diba? Okay, hindi ko naman siya kinakategorize as ganun, pero dapat siyang mapagsabihan. Yun lang, di ba? Oo. Ayan, sumbong natin. Alam ko real name yan. Joke lang. Maraming nagre-raise ng hands. Nagsalita na yung dalawa. Sige. Mission Christiana, ikaw muna. Mission. Go. Opo. Go. Hello. Sino po ba yung nagsalita kanina? Si Brother Ken? Ken, oo. Oo. Ano yung tanong ko, sa ano po ba siya? Monk worker po ba siya? Or ordinary member? Nag-worker po ako dati pero huminto po ako. Kailangan ko na mag-focus sa trabaho. Hello? Oo, nag-worker daw siya, bro. Before. Pero nag-stop siya. Hello? Hoy, hindi yata tayo narinig. Ayun, bakit mo na itanong mission? Okay. Bali, nung panahon na yon hindi nyo po inabot yung pag-detect ko? Ay, hindi na ako umabot doon kasi tawag nito, nasa KNC lang ako. Pero kasama yon kapag nagpa-practice ka, I mean, yung mga apuntes, pinapractice mo yun. Para if ever may emergency, kailangan tawag or dumistino sa isang lugar, kaya mo. Bakit mo natanong? Ano yun, Brad Broccoli, di ba? Oo. Na-practice yun eh. Makwento ko na yan. Kasi may outline yun eh. Ina-practice mo yun. Yes. Galing pa kay Puto yung mga outline na yan. Oo. Bakit mo natanong mission? Hindi. Kasi okay yung pananalita niya eh.
Ah, okay. Pero ang tanong ko lang sa kanya is, kasi medyo nagkakaputol-putol kasi signal ko. Tanong ko lang sa kanya kung naka-experience ba siya ng pagtitexto. Kasi ang karamihan kasi namamanggagawa dyan hanggang sa kasalukuyan is talagang wala na eh. Wala na. Unlike before na talagang napapakinabangan sa pangangaral yung mga yan. Hindi, napag-usapan na yun dito nila Bro Colin. Na-stop yan nung nagkaroon ng maraming tiktik eh. At 2007, meron pa eh. Ang nagtitexto. Yes. Pero, meron 2007, 2000. Pero nung mga bandang 2012 kasi ibinalik yan. Dalawang buwan lang ay tinagal. Oo. Kasalanan ni Brad Levy yan eh. Nagpapabasa eh. May tagabasa siya. Aldred, sige po. Pasok po. Aldred. Ayun, okay. Thank you, Brad Oli. Okay, yung sinabi ni Brad Ken, maganda yung sinabi niya. Sabi ko nga doon sa previous podcast na kung nakabubuti sa iyo yung pagiging miyembro ng isang relihiyon, yes, by all means, stay. Kasi nakakabuti sa iyo eh. Manatili ka kung nakakabuti sa iyo. Pero hindi kasi lahat applicable yon, yes, sa tulad iba-iba. Ko, tulad mo. Diba, iba-iba siya ng kaso. Tulad sa akin, maraming nangyari. Nag-pile up na lang eh. So, hanggang sa, syempre, hindi may iwasan yung comparison dahil all throughout, si Brad Eli talaga yung brand. Siya yung mukha ng ADD. So, makikita mo yung difference nung nawala siya. Nung pumalit na nga si KDR, makita mo na nawala yung spiritual growth eh. Kasi parang mahirap magkaroon ng spiritual growth kung magpapakabanal ka sa isang bagay na paulit-ulit. Kasi pagka yung spiritual yon. So yun yung take ko doon. Wala na siyang growth. It's just the same. Kumbaga sa pagkain, yun at yun at yun at yun. Wala nang wala na siyang ilalago pa. So parang since wala nang growth, you might as well leave and then go somewhere na mas mag-grow ka bilang Kristiyano o bilang mabuting tao. Mm. Yun lang naman. I respect that, Brad Aldred, pero I don't see na walang growth. Kasi ang main reason lang kung bakit natin or bakit ko masasabing walang growth is wala nang gawa. Wala nang gumagawa. Wala nang gumagawa as in yan, kung ano yung tinuturo, wala nang sumusunod. Ngayon kasi parang nung nawala si Bes, yung init ng mga kapatid, yung mga totoong kapatid na talagang gumagawa, mas sumighay sila eh. Gaya niyan, yung mga ginagawa. Sabihin nyo man na poverty porn yan, I don't care. Alam namin gumagawa kami ng mabuti. And in the honor of God. MCGI naman yung nakafront dyan eh. Wala naman. Ako, siya, KDR, or sino man. Distrito ganito, zona ganito. Hindi naman nakafront yun. Ang nakafront lagi is yung MCGI, Members Church of God International. And lagi namin sinasabi, ito yung tinuro sa amin ng Diyos. Hindi naman ako particular dun sa ganung bagay. More on sa paksa. Sa tingin ko, it's only a waste of time sa isang bagay na very basic. Tulad nga ng sabi ko, yung mga anak ko nanonood, akala nila replay kasi paulit-ulit. Walang bago. Even kids na nakikita nila. Na very basic. Eh ang mga bata, ano yan eh, ang isang bagay, pag alam nila, gusto nila magkaroon pa ng ibang kaalaman. So dapat nag-growth yung knowledge. Saka ang Diyos, hindi limited ang knowledge niya. Dapat malawak. Sabi nga ni Bes, malawak yung kaalaman, yung karunungan. Hindi limitado, hindi pang elementary, hindi pang grade school. At unfortunately, hindi yun nakuha ni KDR. Hindi na ilipat sa alam niyo, yung karunungan na meron. Yung kausap ko kanina si Badriki, sabi niya, tinanong ko sa kanya, bakit kasi paulit-ulit? Kasi tinry kong makinig eh. Sabi ko, within 5 minutes, sabi ko, ayoko na eh, kasi paulit-ulit. Sabi niya, kaya daw inulit-ulit dahil may mga kapatid daw na hindi agad nakaka-gets. Kaya niya inuulit-ulit. Well, for me, bro, mababaw na explanation. Kaya inuulit-ulit kasi maraming hindi nakaka-gets. Pero, isa sa mga naiteksto na noon nung pagkakamatay pa lang ni Bes is pagpapaalaala yun eh.
inuulit-ulit man yan, una-una pagpapaalala. Tsaka kung inuulit man, may mga bago namang, may mga bagong piece, may mga bagong portion naman ng teachings na bago talaga. Well, magkakaiba kasi tayo ng tingin sa teksto eh. Parang ganito lang yan. Pag basong puno ka na, lagyan ka man ng tubig, aapaw na lang yun. Mm-hmm. Sa akin kasi, personally, nandun lagi yung hunger na makapakinig. Alam mo yun, mag-growth spiritually kayo buo as samahan and personally sa'yo. Yun yung tinitingnan ko na lang. Kaya hindi ako nakakita ng sinasabi nilang paulit. Hindi. Mag 23 years na paulit kasi ulit. Ako sa ano sa dito sa samahan natin mag 23 years na ako. This ano natandaan ko sabi ni Bes, proud na proud siya. Walang nauulit na paksa sa samahan na to. Hindi to sampay pa. Ayun lang. Dito tulad ng mga nasa INC, laging ang topic ng INC no kasi paulit-ulit daw. So kay Almeda paulit-ulit, puro sa Born Again paulit-ulit na ano. Dito hindi, walang nauulit. Ang napansin ko, lahat ng ayaw ni Brad L. ni Bes sa isang pastor nalipat, nag-manifest kay KDR. Well, ano mo yun, Brad eh. Yun yung nakita ko, di ba? Actually. Galit siya sa pastor na ayaw makipag-debate. Galit siya sa pastor na nasa loob lang ng silid niya. Galit siya sa pastor na paulit-ulit na limitado yung alam sa Biblia. Ayaw niya doon. Gusto niya sa isang knowledgeable, yung tumitindig, yung handang sumagot. Unfortunately, yun nga, lahat ng ayaw niya nag-manifest. Tanong niyo sa mga sa at lahat ito, makikita ito ng lahat. Nakikita ito ng lahat. Pero yun nga, wala eh. Ganun talaga eh. So, well, ano nga. Kailangan ko na kasing respeto yan. But hindi ko naman pwedeng insist yung, alam mo yun, yung nakikita ko sa nakikita mo. Hindi ko yun pwedeng insist. If that is what you are currently seeing, it's up to you. Basta, we respect all sa, respect all opinions naman niya. So kung ano yung nakikita ko experience ni Brad Ken yan oo I'll stick to it. Kung sa tingin niyo na ulit para sa akin hindi, may mga bago eh, hindi man ganun kabukas na bukas, kaya kasi nasabi ni Kuya eh, panalangin niyo naman, sama niyo ako sa panalangin, buksan niyo yung pinto ng salita, di ba, para kasi kahit sino naman na preacher, well, si Kuya naman mababang loob eh. Mababang loob siya in a way na tawag nito, hindi niya sinasabing ako napakadunong ko. Hindi. Ando doon yung humility niya na kung walang ituturo yung Diyos sa akin, wala talaga akong maibibigay sa inyo mga kapatid. Parang gano'n. Okay. Oo. It's a good observation. Iba-iba nga talaga tayo. Pero kasi kung tatanungin mo si Grace Barrios, sabihin niya, mayabang si KB. Noon pa man daw, mayabang na yan. Sumusuntok daw yan sa... Oo, totoo yun. Totoo yun. Grabe magsalita noon si KD. Lahat ng tao dumadaan sa mga ganong stage ng buhay. Kumbaga, matututo ka eh. When you grow spiritually, personally, matututo ka. Lahat naman mayabang sa loob, sa MCGI noon, buhay pa si Best. Lahat mayabang. Pero eventually naman, oo, may mga self-righteous din. Pero just stick to faith. Doon ka lang, huwag kang umalis sa path na yon. Makinig ka lang na makinig. Yun lang. Okay. Good chat. Cool lang. Pasok po. Hey, brother. Kumusta guys? By the way, this is my first time na magpa-participate ayun. Dito. Wala lang, na-champuhan ko lang ng nakalive ka eh. Cool ka lang. Hey, but, yun lang. Actually, magre-react lang ako dun sa sinabi na pag-usapan nyo. Ako, para sa akin kasi, hindi naman ako galit kay KDR personally. Wala namang reason para magalit ako. Pero, disappointed ako. Kasi, ako, nandito, nasa loob ako ng 21 years na eh. So, two decades ng buhay kabatch, ko. Kabatch ka. Inhalay ko. 2001 ako eh. Oh, same. Baka magkabatch pa tayo. 2001, ayun. October. Two decades. Nauna ako, may ako, bro. So, bali two decades ng buhay tayo kabatch ko rito. Ay, magkabatch ba? Sino kabatch ka dyan? Ako, November. Ay, ikaw, October. July. Nakalimutan man na. Tanda lang ako. 2001. Tanda lang ako ng 2 months. Yeah. Oh. So, yun lang. Ako disappointed. Kasi unang-una, I expect more from him.
unang kailan pa siya na-appoint, 'di ba? 1997. So 20, that was 25 years ago bago na matay si Best. So ine-expect ko 1997 ka pa na-appoint ng leader, na 1997 ka na-appoint bilang susunod sa kanya. But parang ito lang ang kaya mong ibigay. Parang to 20, sa loob ng 25 years, hindi ka nag-prepare. Eh, mas magaling pa level 1 sa iyo, ah. I doubt na kabisado niya yung Genesis, di ba? Hindi niya pwede sabihin, di ko, okay lang. Wala akong ina-expect na kabisaduhin mo yung buong Bible. At wala akong ina-expect na maging best the second ka. Kasi ang okay nga sa akin yun, eh. Makita ako bilang siya mismo na walang pretension at all. Pero ang expectation ko, mataas. Kasi unang-una, 25 years ka nang na ano, na magiging pangalawa. Pangalawa pa, lagi kanyang kasama sa mga Bible Expo, di ba? At saka pangatlo, yung training sa mga worker level 1 pa lang masyadong ano na intense na, no, talagang alam. Oo, marami ka nang alam. Lalaitin ka pa ng KNP kapag wala kang alam. Mata lang siya, nagulat ako. Ano, kasi ako nakakadalo ko ng mga aralan, eh. Kasi adsit ako. Kumbaga nag-aano ako. Nag-ooperate. Adsit sa nag-aano ako. Nagsisetup ako para sa meeting nila. Pero pa lang yan, nagulat ako. Ano pa itong magaling pa yung level 1 dito? At saka, eh, yun lang bala. Sa loob ng 2 years, iisa yung paksa niya. Since ano, yes. Ito ah guys, di ba namatay si Beth? Namatay siya last week ng February 21, 2021, right? So yes. Nag-turn over si KDR ng March kasi one week after mamatay ni Beth, parang usapan pe, parang mourning period pe. Tapos nung second week, nag-turn over siya. Nagulat lang ako. 14 days pagkamatay ng tao, bigla mong ipa-flush sa toilet yung mga tinuto niya, na bigla na lang walang katuturan yung mga bigla na lang naging taltalang walang katuturan yung mga debate, yung wala nang bigla na lang nawala yung consultation dahil chismis lang daw. Lalabas tutol siya kay Best noon pa. Exactly. Parang naisip, ano ba ito? Tutol ka ba? Discreet ka bang against sa tao? At nung 14 days pa lang namatay yung tao, bigla mong binago 360. Diba? Mm-mm. Parang ano to? Gaguhan? Eh, samantalang sabi nga, manatili kayo sa mga narinig ninyo, eh siya yung unang lumabag doon ah. Diba? Itutuloy lang dapat. Pag-ibig naman bro, alam ko maganda yung topic ng pag-ibig. Ang point ko is kahit sinong pastor, pwedeng itopic yan. Kayang tama. I-deliver yan ng maayos. Si Pastor okay, Ed Lapis, galing. Oo, di ba? Ako naman, naintindihan ko virtue yung inaano niya. Nung una, pinagbibigyan ko. Okay, na-appreciate ko yun. Pero nagulat ako, ano to, 6 months na yun pa rin yung topic. Yun pa rin. Umabot na ng 2022, yun pa rin. Sige, ano ba ito? Nakikipaglukuhan ba ito? Okay. Okay, sana kung pwede. Kada pa salamat eh. Kaso yun din yung topic ng worship, yun din yung topic ng PM, at yun pa yung topic ng Thanksgiving. I know. Nung PBK, yung recap ng topic ng worship, recap ng topic ng prayer meeting. Parang ano, 2 waste of my time. Parang 5 hours to 6 hours yung ginugugol ko rito for this. Diba? Uh-huh. At saka hindi naman ako nag-aano sa kanya, hindi ko hinahanap si Bess. Pero nag-e-expect ako ng mas mataas na standards from him. Kasi hindi naman seasoned siya. Hindi naman siya baguhan na biglaan lang hinatak sa position niya. Na bigla mo siyang mga 2 years, 3 years pa lang na kaanib, bigla mo siyang nilagay dun sa position na yun on the spot. Hindi. 2 decades in the making siya. 25 years in the making siya. Diba? Kumbaga ikaw, so chef ka, yung chef na pinalitan mong napakagaling, na wala na, namatay, tapos ikaw so chef niya ng 25 years, tapos adobo lang kaya mong lutuin, tsaka pritong itlog. Are you kidding me? Ganda ng diba? Analogy. Yun lang sa akin. Yun nga, kumbaga, yung mga natitisod, understandable sa akin yan, naiintindihan ko sila. Kasi unang-una, may punto sila. Sa totoo lang si Ulysses, pinapanood ko yun, nagigets ko yung point niya. I am sure hindi lang siya, hindi libong kapatid. Yun din ang tingin. At ang nakakapikon pa sa lahat, yung mga dekada,
30 years, 40 years, 20 years nang nag-stay dyan sa atin, sa MCGI, para bang nakaka-insulto yung banat niya. Sa totoo lang, nabastusan ako ba? At the same time, na-insulto ko. Yung sinabi niya, taltalang, walang kabuluan lang yung mga debate. Eh bakit pag sa expo, nandun ka, nagsasalita ka, di ba? At saka bakit ang tapang mo? O di sabi ni Brad Ken, di ba, humility, okay, naintindihan ko yan, may transition talaga yung tao. People change. Nagiging humble. Eh bakit nung 2020... namatay si Brad Elliott 2021 ng February. Eh bakit January 2021 palaban ka? Then all of a sudden, bigla ka nagbago kasi nawala na yung sinasandalan mo. Diba? Oo, nagtatago sa likod. Diba, yung tapang mo pala, eh hiram lang. Lahat yan, pretension, lahat yan, big. Yun ang pinaka-allergic ako sa lahat eh. Yung may pretension eh. At yung although yung boses niya, nagbago pa. Pansin na pansin ko talaga, pati boses niya nag-iba. Parang akong nanonood kay Kuya Cesar ngayon. Parang, di ba? At saka na, papanood ko yung mga clip niya ng Bible Expo, napakapalaban niya. So parang ano to? Ikaw ba talaga yan? O parang, di ba? Yun lang yung sa akin. Okay. Yun lang yung sentiment ko. I agree. Mm. Wala akong galit sa kanya personally, ah, pero disappointed ako. At the same time, nabubuisit ako sa mga banat niya, especially nitong nakaraang pasalamat. Kumbaga, yung tama yung text, tama, alam mo yung sitas, wala against sa sitas, totoo naman talaga 'yon. Hindi mo dapat suriin yung ano, mga ngaral. Pero ang hindi ko nagusto yung dating niya na parang ang motibo niya ng paggamit ng sitas ay para iligtas yung sarili niya. Hmm. Yun lang yung ano ko, guys. Pero well said. Ko, parang, well said. Asar ako eh. Galit ako dahil parang hindi ko alam, parang nai-insulto ako sa ginagawa niya. At the same time yun, binubusalan niya yung bibig ng mga kapatid. Ano to? Brainwashing? Manipulation? Uh-oh. Diba? Ginamit mo yung sitas para pumabor sa pansariling interest mo. At saka, at the same time, wala nang magtatanong ngayon. Ngayon, pag nagtanong ka, isa pa ako visit sa mga KNP, ha? Kapag may tanong ka sa demonyo agad, anong katarantaduan yan? Eh, unang-unang sabi nga ni Brad Ely, subukin. Yun ang gustong-gusto ni Brad Ely dati, subukan siya, tanungin siya na napaka-challenging na question. Eto si Sislus, nagtataka ako eh. Bakit hindi na nagtatanong ngayon? Mm-hmm. Eh, samantalang dati, siya'y may bayag. Siya yung kababaing tao, and yet siya'y may bayag na magtanong. O nasan siya ngayon? Parang amen. Yung pagkataon niya. Amen na lang siya. Amen. Yung talaga may isa ko. Ako sa totoo lang, dati panatik ako. Pero ngayon ginagamit ko na utak ko. Mm-hmm. Parang ano, gusto ko, naging critical thinker ako kasi insulto na sa akin to eh. What if mawala si Bess at ang pumalit anak niya at may binago na naman? Tatanggap na lang ako. Hindi naman ako ganun kagago. Mahal ko rin sarili ko. May respeto rin naman ako sa sarili ko para tanggapin ko lahat ng, di ba? Okay lang may pagbabago kung may improvement. Kaso wala akong nakikita ang improvement. I'm just being honest. Sorry sa mga notepen. I think we have the same sentiment ng most of us here. Ganyan din nung iniisip namin eh. Na high expectation kay Kuya. Hindi siya nag-live up. Expectation ko. Mm-hmm. Grabe. Kasi naiintindihan ko naman kung ganyan siya. Kung 3 taong ka palang kapatid o wala pang isang tikada. Kasi talaga naiintindihan ko, pero naman bro, diyan ka nang pinanganak. Din naiintindihan kita doon talaga. Naiintindihan kita sa mga sentiments mo at saka sa expectation mo. Even me naman eh, nag-expect din ako. Ang totoo ha, nung nawala si Bess ng biglaan, ang tumimo sa puso ko ay si Kuya mas matindi to. Kasi mas nakapag-aral siya. Yes. Mas alam niya kung paano magsalita. Alam niya mas paano mag-PR. Nag-expect din naman ako. To be honest, mataas, sing taas expectation nyo. Pero my faith still remains kay God pa rin. Sa Diyos. Doon pa rin naka-hold yung faith ko. And then si Kuya, kasapapan, kung ano yung nandiyan dyan, eh pakinggan natin. Diba? Kung sa tingin mo may laban ka, raise it. Kung meron kang tanong, raise it. Ganun. Wala yan. Yun nga, isa pa. Brad Oli, gusto kong maging patas. No? Naalala ko, nung kamamatay lang ni Bess, sinabi ni KDR na I cannot pretend to be somebody I'm not. So let's give it to KDR. Doon sa parte na yon. Sinabi niya eh, kung napakinggan ng lahat yun,
Loki, sinabi niya, I can't pretend to be somebody I'm not. I cannot. So, doon pa lang, alam na natin. Diba? Doon pa lang alam natin, hindi niya kayang gawin. Pero kasi, bilang presiding minister, diba? To whom much is given, much is expected. Yes. Napakababa ng standard. Sorry, pero kung mataas sa standard ko, kailangan eh. It's for my salvation eh. So, yun lang. To whom much is given, much is expected. And hindi niya naabot yun eh. So, nga, siya yung nag-aral eh. Mo, si Bes, di ba? So, yun lang. Expectation ng mga kapatid. Ah, sige, potential, go. Yung sinabi ni Brad Aldred na yun, yung I cannot pretend, yung hindi niya kaya mag-pretend na kaya niyang maging gaya ni Bes. Yun yata yung nagtanong si, ano, si, sino ba yun? Yung hintayin mo. Yung tas yun yung naging response. Oo, si Brad Roland. Eh, ito yung, ito kasi yung problem dyan. Di ba si Bes at si KDR para silang mga ngaral? Totoo naman na hindi kailangan ni KDR na pantayan yung level ni Bes. Kasi, kita naman natin, hindi niya talaga kaya. Pero kasi, ang problema dun, yung tungkulin mo bilang mga ngaral, hindi naman magbabago yan. Mm-hmm. Diba? Kunwari, nung namatay si Pablo, hindi naman tumigil sa pangangaral si Timoteo. Diba? Hindi naman naging ganun. Kumbaga, ito yung ibig ko ipunto. Hindi kayo magiging magkasing level ng predecessor mo, which is okay. Pero yung gawin mo yung ginagawa niya, hindi naman necessarily na lahat kasing kapareho nun. Pero yung ibig kong sabihin niya, si Best kasi nagba-Bible Expo sa labas. Nagpapatanong siya. So naririnig, nagpapatanong siya sa mga taga-labas. Kahit paulit-ulit yung tanong, sumasagot pa rin siya. Kasi conviction niya yun bilang isang mangaral. Lagi pa nga niyang kinu-quote yung sa Ezekiel. Yung sa, ano, sa sacerdote. Anak ng tao, hanapin ko yung sitas. Sabi sa, yung laging, naalala ko yun eh, kinote yun ni Brother Eli. Kasi, naalala ko sa unang pasalamat na dinaluhan ko after kong mabautismuhan. Ang sabi niya dito, sa 3:17 ng Ezekiel, sabi niya, ito yung, hindi ko ito makalimutan eh, sinabi niya yun eh. Sabi niya, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pag aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon man kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Kumbaga yun yung reasoning na ginagamit ni Bes. Kaya nangangaral siya sa tagalabas. Kasi ang explanation niya dati, yung mga ngaral, lilagay yan na bantay para magbabala sa masama sa ginagawa niya. So, ayun, para magpaalala. Kaya siya nagre-reach out sa mga tao. Kaya siya nag-expo. Yun yung personal conviction niya. So, ito kasi, hindi na yung ginawa ni KDR. Ang ginawa niyang reasoning is yung good works. So, okay, good works. Okay yun. O mag-good works ka. Pero kasi, yung primary role ng mga ngaral is, ayun nga, mangaral ka. Kung may tanong sa yung tao, lumapit ka. O unang Pedro 3:15, maging handa kayo. 'Di ba? Sa kahit na sino magtatanong sa inyo, 'di ba? O yun, magpapatanong ka, tungkulin mo 'yun. So hindi magbabago 'yun kahit anong mangyari. Kahit mamatay yung predecessor mo, it is still your duty na magpatanong sa mga tao, humarap sa mga tao. Kaso ang problema, parang gumagawa kasi siya ng reasoning. Which is hindi naman dapat. Eh parang ganun din naman si Propeta Jonas noon eh. Gumagawa siya ng kahit anong reasoning para hindi magawa yung duty niya eh. Naalala niyo ba 'yun? Mm-hmm. Yung bago siya lunukin ng malaking isda. Yes, nagre-reasoning siya sa Diyos eh. Nagre-reasoning siya sa Diyos kasi ayaw niyang gawin yung dapat niyang gawin. Mhm. Eh hindi, ginawa niya rin naman.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya in the near future. Yun lang. Okay. Maganda. Basta ito ang ano ko, ang sentiment ko. Para sa akin, hindi dapat ganun. Kahit magkaiba kayo ng level, at least yung opisyo ng pagkamangaral, yung tungkulin at duty niyan, hindi yan magbabago kahit anong mangyayari. Mm. Ang mangangaral yan sa tagalabas. Magpapatanong yan sa mga tama, tagalabas. Tama. Yun yan. Hindi yun magbabago. Pwedeng hindi kayo magkasing level, pero at least pinapractice mo. Oo. Pero maganda yung sinabi ni Cole lang, no? Na we have given him enough time to study, to prepare. Hindi siya nag-live up sa expectation. Yun. And I respect that. Ayan, napansin din ni Brad Ken. Ito, let's give a chance to Brad Dex Patiño. Brad Dex, kamusta? Hello, magandang gabi po sa lahat. Naririnig niyo ako? Yes po. Absensya na kayo ngayon. Ako nakapasok, may pinuntahan kasi ako eh. Importante lang. Oo, medyo naabutan ko lang yung pag-uusap ninyo. Maganda yung sinabi ni Brad Ken at saka nung ibang mga kapatid. Hello, Kuya Talong. Potential pala. Ayun. Bagong gupit ka ba? Maganda yung nasabi ni Brad Ken. In fairness naman kay. Okay, sige, tuloy. Hindi. Takip lang. Plug po ito. Okay. Hello, in fairness doon kay Daniel Rason. Hindi ko na siya tatawagin kuya, no. Daniel Rason na lang at saka brother. In fairness sinabi ni in fairness naman din sa kanya. Totoo naman din 'yon na nagbago talaga si Daniel Rason ngayon sa kanyang ayoko sana magbanggit ng pangalan kaya lang may nangyari doon sa bahay sa amin kaya magbabanggit na ulit ako. Yun. Yung tungkol naman sa sinabi ni Brad Kent, ano? Yung tungkol kay Kuya, ay kay Daniel Rason. Yeah, ano yun eh, nang given talaga yun, nagbago siya ngayon. Napansin ko rin yun sa pagteteksto niya eh. Mababa ang loob ngayon niya eh, mababa ang loob niya. Dahil, siguro dahil sa maraming dahilan, ano? Maraming dahilan kaya mababa ang loob niya. Parang ang boses niya ngayon hindi kagaya nung nagtetexto siya nung siya ay pangalawang taga-Pangasiwa. Ang nakikita ko kasing dahilan doon na isa, dahil kailangan niyang gawin yun dahil kasi siguro, alam niyo kung napansin niyo nung umpisa, nung pagsasalita niyo nung namatay si Bess, ang unang napansin ko sa pagsasalita niyo nung nagtexto na siya, na siya lang mag-isa, siya na nagtetexto. Ang napansin ko sa kanya, ang sabi niya, mga kapatid, sabi niya ganun, kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan noong mga nakaraan, mga nagawin at mga nagawa nating palpak, mga nagawa nating mga mali, it's time na para magbago tayo mga kapatid. Yun ang sinabi niya. Kasi if you're going to way back sa history na nangyayari doon sa buhay ni Daniel Rason as pangalawang taga-Pangasiwa nung buhay pa si kapatid na Eli, nung buhay pa siya, ano siya eh, siga yan eh. Oo nga daw. Walang makakaano dyan. Walang makakatanggihan dyan sa kanyang ugali. Siga yan. Kumbaga, ano yan. Alam ko payag dyan si Brad Ken eh. Ganun ang ugali niya no dahil totoo. Nanununtok siyang... yan talaga. Nanununtok yan. May sinapak pa daw yan. Sige, tuloy. Yan nakinuha nung nakipag-inuman si kapatid na bagi. Yun, ginawa niya ng masama yung mga yun. Talagang ganun ang ugali niya nung una eh. Ganun ang ugali niya nung una, which is kasi yung mabuting gawa naman tinuturo na ni Brad Ely yun eh. Kaya lang nung panahon na itinuturo ni Brad Ely yung mabuting gawa, yung mahalin ng kaaway, ibigin ng mga kapatid, hindi na bago yan eh sa teksto ni Daniel Rason ngayon eh. Hindi lang nagagawa ni Daniel Rason yung wag kang gumanti ng masama sa masama. Hindi niya lang nagagawa yon personally nung buhay si kapatid na Ely. Ang katunayan, no, 'di ba, naalala niyo nang binoycott siya nung GMA, ang ganti niya, boycott din. Diba? Naalala niyo yun sa UNTV yun eh. Gumaganti. Binoycott siya ng Sofitel. Gumanti rin siya ng masama. Binoycott din yung Sofitel. Kasi ganyan talaga ugali ni...
Naghang na. KDR. Ganyan talaga ugali ni KDR. Nung buhay mo, naghugas kamay siya nung patay na si kapatid na Ellie. Naghugas kamay siya ng mga kapatid. Lahat ng mga nawating mali. Kasi nga, i-introduce niya na yung mabuting gawa na siya na ang makikita na leader. Siya na makikita na leader, which is, kung ikaw talaga leader talaga, no? Kung ikaw talaga, hindi ito, comment ko rin ito, bilang nandyan din, 20 years din ako dyan sa MCGI. Kung ikaw talaga ang next na leader, which is supposed to be, dapat yung mabubuting gawa, dapat ginagawa mo na noon pa. Diba? O, meron kang mga mission, medical, ano. Pero ano yung paimbabaw? Paimbabaw yun eh. Bakit paimbabaw yun? Biruin mo, gumagawa ka ng mga medical mission. Nagpapatayo ka ng ganito, gumagawa ka ng et cetera, ng mabuting gawa sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid. Tapos, sa kabila nun, nabubugbog ka, nanunubihin nun. Ikaw rin may sabi nun, Daniel Rason. Ikaw rin may sabi nun. Ang sabi mo, ang ganun, mapagpaimbabaw. Tinuturo mong pag-ibig, tapos hindi ka rin naman pala gumagawa ng ganun. E di dati palang pala, paimbabaw ka na. Pero, Brad Dex, that was before. Noon pa yan. Siyempre, nagbago na rin siya. Baka iniwan na niya yung ganung ugali. Diba? Nag-level up na siya. Yung anger management niya, naayos na niya. Ang tanong, bakit noon pa man hindi mo pa ginawa? Malinaw ba sa isip mo yon, Daniel Rason? Hindi po ikaw tinatanong ko, Brada. Bagbakolya. Tanong ko kay Daniel Rason, ba't noon pa lang hindi mo ginawa? At yung mga duda mo ngayon na marami mo ginagawang pagbabago, bakit nung buhay pa si kapatid na Ellie, hindi mo ginagawa? Bakit ngayon mo lang pinaglalabas-labas yung mga chopi mo? Ba't ngayon mo lang pinaglalabas-labas yan? Dahil ba wala kang lakas ng loob dahil buhay pa si kapatid na Ellie? Kung wala kang lakas ng loob nung buhay pa si kapatid na Ellie, ngayon ba nagkaroon ka ng lakas ng loob dahil patay na siya? Eh si Pablo nga eh, buhay pa nga si kapatid. Buhay pa si Pedro. Ha? Sabi ni Pablo kay Pedro dapat siyang hatulan kasi hindi siya lumalakad ayon sa ebanghelyo. Matapang si Pablo, inauna si Pedro sa kanya. Mas matanda si Pedro kaysa kay Pablo pagdating sa iglesia. Pero nung nagkamali si Pedro, harap-harapan niyang pinagsabihan ng mga kapatid. Matapang si Pablo. Kung ang tapang mo, katulad ng tapang ng mga apostol nung una, dapat ganyan ka rin, Daniel Rason. Dapat ganyan. Kung sinusunod mo talaga si Timoteo, hindi ba ipinangaral? Alwa, tanggapin na natin ang aral ni Pablo, ay ang kapakahulugan ni Pablo tungkol doon sa debate na ipinakahulugan ni Brad Ellie, i-debate talagang ano, literal na debate, may debate talaga labanan sa katapiran. Eh di ba itinuro din ni Pablo kay Timoteo yan eh. Meron isang akong nakausap na kapatid, sabi niya, saan mo mababasa na si Timoteo nakipagdebate? Sabi sa akin ng MCGI, sabi ko, kung mabasa ko, may mababasa na si Timoteo, pinagpatuloy niya na ang pakikipagdebate itinuloy ni Timoteo. Binasahan ko siya ng talata, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Di ba ang pakahulugan ni Brother Ellie dyan, debate ng katwiran? O di dapat ginagawa mo rin yan. Dapat pinagpapatuloy mo yan. Pinagpapatuloy mo yan. Hindi sa ano ah. Yun ang comment ko. Ngayon, kung magtatanong kayo pag nasa loob kayo ng iglesia, huwag kayong magtanong ng ano, harap-harapan dahil wala, mapapahiya lang kayo kay kasi teritoryo niya yan eh. Teritoryo niya. Para makapag-raise ka ng question kay Daniel Rason, kailangan lumabas ka.
para ma-erase mo lahat. Kasi pag nandiyan ka sa teritoryo, hindi ka uubra dyan. Hindi ka uubra sa duda, no? Tungkol sa teksto. Eh, bakit itinatago mo, Daniel Rason, yung teksto mo? Kayo-kayo lang nakakarinig. Subukan mong ilabas mo yung teksto mo. Subukan mo. Ako, pinakinggan ko yung mga teksto niya eh. Sabi ko nga kay Brad Broccoli, pag may time lang ako na pwede kong i-expose yung teksto ni Daniel Rason, ibo-broadcast ko na mali-mali yung ginamit yung talata. Pero yung ginamit yung talata, sabi niya sa talata, ang ginawa ng Diyos ang tao matuwid. Pero nagsihanap sila ng kata. Pinapatungkol niya sanggol yun. Eh sabi ko ako, hindi sanggol yun. Walang ginawa ang Diyos na sanggol na matuwid, dahil ang word na matuwid, pag ginamit mo sa salitang dapat niyang kahulugan, ang matuwid ginagamit doon sa may taong may isip na matatag ka na matuwid, you will going to be tagged as matuwid, righteous, if you are doing the righteous things. Eh yung mga bata, nakakagawa na ba ng righteous things yon? They are just like irrational na mga hayop, dahil nga ang decision minsan ng mga bata, hindi nila alam ginagawa nila kung tama o mali eh. 'Di ba? Dahil hindi nga nila alam kung ano ang tama at mali. Mga walang bait ang mga sanggol eh. May point. Pero ang ginamit niyang talata, alam niyo, narinig niyo yung narinig niyo 'yon, 'di ba? Tapos meron daw mga ipinanganak na talagang mga hayop, hindi raw ano 'yon. Hayop lang daw talaga 'yon, yung mga tungkol pinapatungkol doon. Ako, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung may panahon lang para i-broadcast ko yung teksto niyang mali-mali na 'yon. Yung teksto niyang mali-mali. Mali eh, mali. Ngayon hindi kami yung mga taong nag-iisip. Maliban na lang sa mga hindi nag-iisip sa MCGI ano, yung mga may alam sa Bible na yung mga ganun, maari maloko ni Daniel Rason. Pero kami, mga nakakaalam na ng Bible, hindi mo kami maloloko ron kasi alam din namin ang talata ng Bible eh. Gagamit siya ng mga talata, lundag-lundag. Wala na sa konteksto. Parang yung pinapatugtog niya kay Brother Eli. Correct, tama ka diyan. Wala din naman ganun ang konteksto noon eh. Sang-ayon ako diyan, mga ganun siya, inaano niya 'yon eh. Tawag dito. Pinapatugtog niya 'yon. Kung pinapatugtog mo 'yon, dapat yung konteksto, yung sinasang-ayunan ba 'yung tinetexto mo? Baka kung nung buhay lang si Brad Eli, hindi niya sasang-ayunan 'yung sinasabi mo eh. Tututulan niya 'yan eh kung buhay lang si Brother Eli. Nag-gets niyo mga kapatid? Iyon ang comments ko. Kung may time lang na para i-broadcast yung mga ano ni ano ni yung teksto ni Brother Daniel ni Daniel Rason, kung may time lang na para i-broadcast yan, masasabi ko sa inyo, mali-mali ang teksto niya. Sa aking palagay, mali-mali ang teksto niya. Ibang level to siya. Nabubulag lang kayo dyan mga MC. Regular worker to eh. No? So nakita tayo ng tatlong perspective. Mga kapatid. Brad Ken, member. Si Cool lang, ad seat. Si Ryan ba to? Ryan ha? Ikaw ha? Brad Dex, regular worker. Diba? Nakita niyo yung difference nung tingin nila sa MCGI? Ganda ng pasalamat na to. Salamat sa Diyos. Sige po, Brad Cool lang. Brad Ryan. May sabihin ka. Hello. Hindi ako si Ryan. By the way, shout out kay Ryan Borja. Hindi ka magkakilala personally. Hindi ako si Ryan. Basta bunutan ako nun. Ay! Nak. Ow. By the way, ito lang sa akin ha. Ito lang siguro yung panghuling epal ko rito. Okay, ang naano ko lang sa kanya, naiinis pa ako sa kanya talaga. Yung minana niyang position is mangaral, right? Yes. So basically, ang pinaka main na trabaho mo is mangaral. Mm-hmm.
from the word itself, mangangaral. So dapat mangaral ka. Hindi yung nagpapakain ka ng kung ano-ano. Actually, naalala ko to way back 2004. May nagtanong kay Brad Ellie. Ang sabi kay Bes, bakit hindi tayo nagpapakain ng mahihirap? Actually, Brad Coccoli, prior to sa feeding program, ha, kaya nagkaroon siguro ng feeding program dahil dito. Tinanong si Brad Ellie, bakit hindi tayo nagpapakain ng mahirap, kagaya ng ginagawa ng iba, marami nagugutom sa Pilipinas, bla bla bla. Nagustuhan ko yung sagot ni Brad Ellie. Tamang-tama siya 100%. By the way, sorry sa background noise, nandito kasi ako sa SM eh. Ayun, ang sabi ni Brad Ellie kung bakit hindi siya nagpapakain ng mahihirap. Hindi niya tungkulin bilang mangaral ang magpakain sa mga tao. Ang trabaho niya is magpakain ng pagkaing spiritual. 'Di ba sabi nga ni Kristo, ang pagkain ko hindi pagkain. Parang may ganun, 'di ba? Yung pagkain niya is yung galing sa Ama. Ang trabaho niya is pang magpakain ng espiritu ng mga tao. Uh-huh. Hindi niya problema at never niyang trabaho na magpakain para busugin yung tiyan. Dahil yung tiyan, pumapasok sa bibig, lumalabas sa dumihan. Uh-huh. Naalala ko yun. Yes. So ang trabaho niya is magpakain ng mga nagugutom. Kasi sa huling araw, marami magugutom sa salita ng Diyos. Actually, ngayon nangyayari dahil wala namang pinapakain si KDR sa mga tagalabas. Tsaka isa pang ang minana mong position, mangaral, hindi mo trabaho ang mangaral lang sa loob. Ang trabaho mo, mangaral ka sa mga hintil. Like nang ginawa ni St. Paul, kung kiniklaim niyang mala St. Paul siya, dapat trabaho niya rin mangaral sa mga hintil, di ba? Kung kiniklaim niya na talagang siya yung rightful na tagapalit na pamalit kay Brad Ellie, di gawin niya rin yung eksaktong ginagawa ng matanda. Di ba? Yun yung Yun yung pinalitan niya, nangangaral sa buong mundo. 100 Brad, million lang, sorry, dollars kita. Ang kinukonsum. Makat kita. Ano lang, bigla ko lang naisip. Go ahead, bro. Si KDR nung nag-texto nung nakaraan, ang sabi niya. Di na siguro natin pagtatalo. Ewan ko on how will you take that statement from him. Sabi niya, hindi na natin dapat pagtalunan dito kung ako, sugo, or what. Ang dapat nating pagtuunan, lalo ng pansin, ang MCGI sa Diyos. Yun yung pinoy niya. I don't know, pero sa akin, positive yun sa akin. I don't see any problem with that. Sa inyo, hindi ko lang alam. Correct, bro. Sa akin po, hindi positive yun. Ako wala akong laban. Totoo yun. Totoo yun, na kailangan natin kung sa Diyos ba ang MCGI. However, para mapatunayan natin sa Diyos ang MCGI, kailangan yung mismong leader ma-prove niya na sa Diyos siya. Then everything will follow. Diba? Yeah, same sense. Kailangan patunayan mo muna yung isang religion sa Diyos. Then, paano niya mapapatunayan yon? E di syempre, sa pamagitan ng salita. Kasi ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, di ba? Hindi sa pagpapakain. Sabi nga ni Kristo dati sa mga naghimala, di ba naalala niyo nasa Bible nga, naghimala si Kristo ng isda at saka tinapay. Ano sabi ni Kristo? Naparito ba kayo dahil sa himala? Di ba? Ang gusto ni Kristo, pumunta ka sa kanya sa pamamagitan ng salita niya at nung aral. Yun ang hindi yung magpapakain ka at pupuntaan ka. Ang totoo, kahit magpakain siya ng isang buong kabayo, hindi niya mapapaanib ang tao, ang nature ng tao. Walang utang na loob. Kahit yung mga psychologist nagsasabi niyan, makakalimutan ka niya kahit ano ibigay mo. Pero kung may narinig sila sa'yo, yun yung yung pananampalataya nag-uumpisa sa salita yung mapapakinggan nila. Hindi sila mananampalataya sa literal at sa material na bagay. Kahit bigyan mo ng isang truck na pangkabuhayan showcase o ng big bike, hindi aanib 'yan. Kailangan may silang salita sa iyo. Kaya nga nakaakay si Brad Ellie ng libo-libo Na si Brad Ellie ba namigay, nagpakain o may pinabinigay siyang pangkabuhayan showcase? Wala. And yet ang dami niya naakay. Secondary lang yung pagkain. Halimbawa, nangaral siya. After noon, nagutom, saka siya nagpakain. Actually, hindi lang secondary, bro. Oo, may pakain. Parang complementary sa atin, di ba? Yes. Of course, nagbigay tayo nag-ala tayo ng time para makinig So, kailangan pakainin tayo. Yun lang yun. Pero hindi yun yung pinaka-main focus. Ngayon, yun. Yun ang MCGI, magpakain ng literal.
lang ya. At saka ito pa, ang trabaho mo mangaral. Mangaral ka sa buong mundo. Hindi mo trabaho mangaral lang sa loob. Diba? Patunayan mo. Totoo. Kailangan mapatunayan ng iglesyang sa Diyos. Pero paano mo mapapatunayan? Patunayan muna yung leader nun sa Diyos talaga. Paano mapapatunayan yung leader sa Diyos? Hindi mababali yung sinabi mo. Bibigyan ko kayo ng isang bibig na hindi matututulan ng kahit sino. Yun yung isang napakagandang palatandaan na sa Diyos, di ba? Kasi ang trabaho ng mangaral, manggagamot. Ang gagamutin niya ay sakit na spiritual ng tao. O ba't yun ang gawin niya? Manggamot siya. At ito pa, lastly bro, last na to. Kasi ako maubusan ako ng data. At saka magsasarado na itong SM. Nagpa-patient kasi ako eh. Arte. Botox pa yan. Arte. Ayun, lastly. Nakalimutan ako tuloy skin care. Baka si puto ka, ad sit na ano, nagpa-facial. Skin care, hindi, botox yan. Uy, dark botox naman yun. joke lang, joke lang. Joke lang. Montik na ako kay puto eh. Mapuwet. Ano ba yan, nawala? Yeah. So yun nga, ang ano ko, dapat magpakain siya. Nagpakain siya ng espiritu. Gumaling siya ng mga pananampalataya. At saka ito, paniinis ako. Bakit mo tinanggal yung consultation? Ang sabi niya, chismisan lang daw yan. Alam mo ang chismis, well, may consultation o wala. May mga marites talagang Pilipino, kabilang na kapatid. Sakit na ng Pilipino pagiging marites. May consult. At saka unang-una, ang consultation naman kasi, o di sige, sabihin na natin magkakaroon ng chismis. E di i-filter mo yung consultation, i-eradicate, alisin mo yung mga pang chismis na level. Ang itira mo, guys, sige, mag-consultation tayo. Pero tungkol lang sa salita ng Diyos. Ganyan ang gawin niya. Diba? Kasi ang reality, walang perfect sa atin. Lahat yan, kahit ka-anib ka na ng 10,000 taon, may mga plus yan at may mga problema yan ng pananampalataya. At trabaho niya, nagamutin isa-isa yan. At kailangan i-address niya yan. Kaya nga ako umalib dito para may makausap ako. Tapos ganun lang pala. Diba? Kaya nga umalib yung mga tao dahil gutom sila sa spiritual eh. Kasi kailangan nila ng taong mag-ano sila, mag-guide. Diba? Yeah. Tapos ngayon, ginagawa niya ba yan? Hindi. Kasi hindi nga siya pwedeng tanungin ngayon. Hindi siya pwedeng subukin. At yung consultation, galing chismisan lang daw mangyayari. Anak ng pating. Ano yan? Para bang nililigtas mo yung sarili mo? Kulang na lang sabi, alam mo, ako, Brad Broccoli, wala akong pake kung mahina ka. Pero maging honest ka sa akin. Sabihin na lang niya na hindi ko kaya, di tapos. Diba? Hindi yung umaano yung ego mo. Ako tatanggapin ko pa yan eh. Wala akong pake kung mahina ka. Ikaw yung binigay. So, pagkakita ang kita. Pero hindi ko matake, yung ego mo. At hindi ko matake, yung binabago mo yung pinapangaral lang nauna sa'yo at i-claim mo na wala kang binago. Diba? Yun ang true sign of humility. Yung pag-amin. Oo, exactly. True sign of humility. Ako para sa akin, sabihin kong bobo ko, tanga ko, mahina ko, eh no ngayon? Eh yun naman talaga ako. Yun yung kabuuan ng pagkatao ko. Diba? Eh siya, aminin na lang niya at okay lang sa akin yun. Sa iba bahala. Ako, ewan ko sa kanila. Pero sa akin, walang masama sa humility. Diba? Kaysa naman parang ikaw, tutukso yung bakla. Eh, halata naman, bakla-bakla ka. Tapos ayaw pang aminin. Diba? Yun yung ano-ano ko. Wait lang. Yun yung parang ano ko. Joke lang guys, hindi ako homophobic. Ako rin naman bisexual ako eh. Pero hindi ko inaano ah. Hindi ko pinagtatawanan. Pero yun lang ang ano ko. Yung parang dinideny mo pa, ikitang-kita sa'yo, bro. Aminin mo na lang. At huwag ka na mag-feeling na parang nagkakaroon tayo ng ano ba tawag dito? Huwag ka na mag-pretend na parang nagle-level up tayo sa pangaral ngayon. Dahil hindi. Diba? Yun lang sa akin. Nabubullshitan ako. One word, bullshit. Two words pala yun, sorry. Yun lang, parang naiinis lang ako. Parang, ewan ko, parang yun lang guys. Yun lang yung, ano ko ah, yun lang yung tingin ko. Okay. Agree ako. Salamat sa Diyos. Oy, ano na tayo? Last messages na ha. Sige, Badex. Agree ako doon sa sinabi ni ano. Agree ako doon eh. Yun lang naman ang key doon eh. Yun lang naman ang susi. Yun ang tinatawag sa Biblia na pagtatapat. Kung sugo ka, no? Hindi sabihin na natin, ayaw mo magpa-challenge na sugo ka, which is, you cannot deny kasi sinabi mo yan eh.
nung buhay pa si Brad Eli, dalawa kayo sugo. Kasama ka sa pagteteksto noon. Ikaw ang taga-akay, si Brad Eli ang puno. Ikaw ang nagteksto noon, Brad Daniel eh. Ay, Daniel Rason eh. Ikaw ang nagteksto noon. Tinexto mo yun sa mga kapatid na ang puno, si Brad Eli, at ang taga-akay, ikaw. So hindi mo pwedeng i-deny sa amin yun at sa susunod ng mga kapatid, ng mga bagong mga kapatid, hindi mo pwedeng i-deny yun. Hindi mo pwedeng, hindi, kung ayaw mo magpa-challenge, i-texto mo na sugo ka. I-texto mo kung sugo ka. Ngayon, bilang isang sugo, ang kailangan doon mga kapatid, pagtatapat. Being honest, magtapat ka kung sugo ka. Kasi nga si Pablo, si Timoteo, si Pedro, mga tapat na mga sugo yan eh. Kung kiniklaim mo na sugo ka, gaya ni Brother Eli, sugo ka rin. Ikiniklaim mo, dapat magtapat ka sa mga kapatid. Agree ako doon sa sinabi ni kapatid, si Brad Potential ba yun? Cool lang. Kasi cool lang, oh. Cool lang. Agree ako sa kanya eh. Kung talagang sugo ka, dapat nagtatapat ka sa mga kapatid. Aminin mo. Sabihin mo, hindi ko kaya mga kapatid magpatanong. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Brad Eli na debate, mga kapatid. Hindi ko kaya maghumarap sa mga sa labas na tatanungin ako. Hindi ko kaya yun. Sa inyo na lang ako. Dito na lang tayo, mga kapatid. Ito lang ako. Inaamin ko, mga kapatid, na yung mga nakaraang itinexto ko na ganito, ganito, ano po yun, dinideny ko na ngayon. Hindi ko lang masabi kasi nga natatakot pa ako kay Brad Eli kasi buhay pa siya eh. Siyempre, kapag lumaban ka sa mga ngaral, question mo mga ngaral, i-leader din ako, mga kapatid, baka suspindihin ako noon. Itiwalag ako, alis din ako sa pangalawang tagapangasiwa. Ay, paano na ngayon ang iglesia pag namatay siya? Iwalang kasunod. Dahil wala, pagbobotuhan na naman ulit. Oh, ganun lang naman eh. Pagtatapat lang. Kung ikaw talaga na members o aanib ka ng iglesia, yung totoong iglesia ha, kung ikaw nag-iisip ka talaga, ginagamit natin ang utak natin, marirealize niyo lahat-lahat ng mga bagay. Kasi hindi lang naman nangyari ito sa MCGI eh. Nangyari din ito sa Jehovah's Witnesses. Nung may nag-aklas sa kanila dahil nakita nilang may mali sa Jehovah's Witnesses, marami nagpatotoo. Meron sa YouTube niyan, mga kapatid. Sa Seventh-day Adventist, ganun din. Nung nakita nilang may mali sa Seventh-day Adventist, may nag-aklas din. Pinakita nilang mga mali ng Seventh-day Adventist. Ganun din ang INC. Di ba? O, babanggitin ko na uli. Eh, nung may nakitang mali kay Felix Manalo, may nag-aklas din sa kanila, in-expose din sila kasi na-realize na may mali. Pwede nangyari. Ganun din sa Katoliko, kaya nga may lumabas na Protestante. Kasi norms yan sa mga iglesia na kapag may nakitang mali sa church, lumalabas dahil na-realize nila mali. Kailangan lang ipakita mo talagang mali sila. Yun lang naman eh. At para may ipakita mong mali sila, dapat malawak din ang pag-unawa mo, open-minded ka. At dapat na at least awa naman ng Diyos. Alam, ano, kung sinasabi natin sa Diyos tayo, mga kapatid, ano? Halimbawa, aside from doon sa mga agnostic, sinasabi natin sa Diyos tayo, may Diyos tayo. Hindi ba ang Diyos din ang nagsasabi sa atin kung sino ang tama at mali? Hindi ba? Sabi sa akin ng mga MCGI, bakit? Eh, ikaw pala tama, di sa'yo na kami sasama. Aba, tingnan mo muna kung tama kami. Bago sumama sa amin, bago ka maniwala. Ganun lang naman yun eh. Di ba, dapat ganun din ginagawa ni Daniel Rason. Yun lang masasabi ko. Okay. In fairness din, ano, kay Daniel Rason. Thank you. Salamat sa Diyos. Ganda ng pasalamat natin. Oh, anyone else? Sinong gusto? Ayun lang, last pala. Brad Broccoli. Okay. Huli na lang. Ako sa totoo lang, hindi acceptable yung sinabi ni Brad Rodel Mangiliman. Yung pag may duda o may tanong kayo kay Brad Daniel, may sinabi siyang sa demonyo. Oy. Napaka, ano, nanlaki yung mata ko rin. Hindi ko lang na-record eh, pero naalala ko yun eh. Parang ano itong katarantaduhan na to? May duda, yun nga gusto ni Brad Eli. Kung may duda ka, magtanong ka. Kung may tanong ka, magtanong ka rin. Diba? Anong kabullshitan to? Bakit may ganito? Diba?
para protektahan siya, para protektahan si KD. And kung galit kay KD, nililiwanagin ko ulit. However, nabubullshitan ako sa ginagawa nila. Tetento ko mga KNP, hindi ko alam kung ano iniingatan nila. Ewan ko, baka iniingatan nila yung kabuhayan nila dahil maging realistic naman tayo. Wala naman silang work talaga. At yung kabuhayan nila mukhang nakasalalay kay Brad Miguel. Dahil parang pag natuwala sila rito, katapusan na. Pero wala rin ako against sa kanila. Ang totoo, wala talaga akong personal na galit. Liliwanagin ko lang. Nabubwisit lang ako sa mga naririnig ko ngayon na hindi ko na matake. Mm. Yun lang. Yun lang yung sa akin. And that's all. I thank you. Oo. It's good. Na lumuwag-luwag ba yung pakiramdam mo na ilabas mo yung ano, gigil mo sa podcast? Kulang ako, bro. Kagas. Kulang. Sabi nga sa name ko. Thank you. Okay. Ingat, ingat. Okay, sino pang gusto mag ano? Salta. Sige, bro. Inya. Kung sinasabi kasi niya talaga na makangaral siya sa KDR. Ang pinaka yun eh, yung pinaka basic na tungkulin na isang mangangaral na dapat niyang gampanan. Sana ginagawa niya, at least man lang mapanindigan niya yung statement niya yung mga ano, mga nakaraang paksa na siguro ano, siguro okay pa na sabihin na huwag siyang questionin kung nangangaral siya sa labas. Kasi doon pa lang makikita mo na yun yung pinaka basic na natungkulin ng mga umabot sa mga taong nasa labas para ilapit sila doon sa kung ano man yung sa konteksto ng Kristiyanismo na totoong aral, parang ganun. Siyempre bilang isang Kristiyanong mangaral, kagaya ng sinasabi niya sa sarili niya, no. Kung magagawin niya 'yun, kasi opisyo 'yun ng isang mangaral. Totoo, hindi niya kalibel, ulitin yung sinabi ko kanina. Totoo, hindi niya kalibel yung tito niya. Hindi talaga sila magka-level nun. Which is okay. Tanggap namin. Tanggap naming lahat. Pero yung tungkulin ng tito mo, tungkulin mo rin yun. Nung pinalitan mo siya. Oo. Kasi pareho kayong mga ngaral. Hindi magbabago yung tungkulin mo dahil lang hindi mo kaya yung ginagawa niya. Parang ano, parang tanggapin mo yan. Eh, nandiyan ka sa level na yan eh. Dapat gawin mo yun. Hindi mo man magawa ng kasing level ng tito mo yung ginagawa, yung gagawin mo, at least ginawa mo yung best mo. Hindi yung magdadahilan ka ng kung ano-ano na hindi naman ako si Brother Eli kaya hindi ganyan. Hindi. Yung mga nauna naman, yung mga naunang propeta, ay hindi ako kagaya ni Propeta Elias kaya di na lang ako magsasalita. Hindi naman ako kagaya ni Propeta ganito. Hindi naman ako kagaya ni Apostol Pedro kaya di na lang ako mangangaral. Wala naman ako nakitang kahit anong ganun sa Biblia na nagsabi na hindi na lang ako mangangaral lang ganito kasi kuyari, kagaya kay Pablo sa kay Timoteo. No? Hindi naman nagbago yung opisyon ni Timoteo dahil lang namatay si Pablo. Ito, yung ano, nakasulat sa screen ngayon. Ikalawang Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So, yun na nga eh. Exactly. Yan yung ano eh. Yun eh. Yun na nga, di ba sabi nila may panahon doon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Eh kaso yung sa pangangaral eh, sa kapanahonan at sa di kapanahonan, napansin nyo ba yun? Mm-hmm. Di ba? Oh. So ibig sabihin, all the times, kailangan mong mangaral. Oh. Kaya siya kapanahonan o hindi kapanahonan. Wala yung panahon para manahimik, panahon para magsalita. Ayun no, magsikap ka sa kapanahonan at di kapanahonan. Sarap po. Diba? Sarap tong ano, bagong yun pagkain yun natin dito. So, kailangan mo yung gawin. Kailangan mo talagang gawin. Panindigan mo yun. Tungkulin mo yun. Kahit anong mangyari. Kahit hindi ka man maging ka-level ng tito mo, at least ginawa mo yung trabaho mo. Yun lang. Oo. Ganun na lang. Kasi hindi naman siya amin eh. Kasi pinapaamin nyo eh, na wala siyang alam. Paano naman naamin yun? Pati yung magpapatanong. Ayaw niya nga magpatanong dahil kahit sa lain yon, baka may biglang magtanong ng iba. Iba yung sinulat na tanong, tapos biglang ibahin yung tanong on the spot. So, malabo talaga yan. Kuya Del, last words. Well, sa akin, ano,
So malaking factor kaya ganyan ang kalidad ni KD ngayon dahil kasalanan din ni Pes yan. Oh, bakit naman? Unang-una, hindi rin naman niya na-train talaga ng pagtatexto. Puro na lang siya palagi, di ba? Oo. Oh, tapos, pati yung pagsasagot ng mga tanong, hindi man lang nga pinasasagot ng tanong si KD. Dapat, pinractice diba? Niya, no? Kung actually, mas ano pa nga eh, mas train pa nga yung mga, alam mo, yung mga worker doon sa, ano, sa mga bayan-bayan, yung mga, ayun, mga napuntahan ko din yung mga arena noon, na saksihan ko rin yung mga matatandang manggagawa na magteksto. After ng pulong, nagpapatanong yung mga yun. Mm-hmm. Minsan, may mga nagtatext pa, walang buklata ng Biblia. Yung iba ron, talagang magagaling, makikita mo, kaya makukumpara mo, kaya tama yung sabi ni Kulkan lang kanina na pag nandun ka sa mga early 2090s, makikita mo yung mga kalidad ng mga manggagawa niyo. Tapos maririnig mo si KD ngayon, talagang mabubusit ka talaga eh. Hmm. Ang layo eh, ang layo ng quality at ng pormahan, hindi talaga, ang sakit sa tenga. Mm-hmm. At isa pa dyan nakikita ko rin, Broly, yung kaya ganyan si KD ngayon, hindi siya sumasagot sa tanong, nangangaral, makikita mo, talagang yung alam niya sa Biblia, talagang ano na eh, pang elementary nga, di ba? Mm-hmm. Eh kasi, noong mga panahon kasi na yan, yung buhay pa si Bes, alam mo, pag nandun ka sa mga inner core, ano, mga nasa gawain ka ng inner core na mga may mga usap-usapan kasi yan na parang feeling mo na feeling nila kahit kami noon feeling namin si Best dadat na ni Kristo siya yung mga ngaral na dadat na maraming ganyan mga ano eh mga narinig kasi yan, tingin sa panalangin. Ko oh, diba? Eh maraming kahit mga KNP sinabi na bakit sa mga meeting namin yung paniniwala nila dadat na si ano eh, si Best ng ni Kristo eh. At I think so na hindi na paniniwala siguro ni Kaydick. Kaya hindi na siya nag-aaral pa. Eh ayan ang ano, ito nangyari na nakamatayan ng kanyang sugo. Tapos siya ngayon. Nasubo siya. Kaya tingnan mo yung kagabi, yung teksto na nabanggit nga ni Ken, di ba? Yung wag na raw patunayan ika yung ano, yung pagiging sugo, di ba? Iwan na daw yun, sabi ni KD. Ang patunayan daw, ang iglesia ng Diyos, ang sa Diyos. Di ba? Mm. Eh, panahon ni Bes, alam mo rin naman, di ba? Noon pa, alam naman natin noon pa na ang dapat patunayan ay yung aral. Kung yun ba ang sa Diyos, 'di ba? Yung batayan 7:17 ng ng ano ng Juan. Oo. Oh. Yung turo o aral, yun ang batayan. Mm. Yun ang sa Diyos. So yun lang naman yun ng ano ko. Okay. Salamat sa Diyos. O may magsasalta pa ba before tayo magbasa ng mga comments dito? Alam nyo, ganito yung format ng ano no, Bible Expo dati. Nag-start siya na alas 7, tapos yung huli, yung ending, yeah. babasahin yeah. Yung mga comments ni KDR. Meron pa bang magsasalita? Happy pasalamat si po. Ha? Sino? Wala na. Nakala ko si Toby kanina, nakano yun, wala na kaot na pala. Toby? Meron? Andyan ka ba? Wala, nag-out na kanina. Hello. Sige, Brodex. Oh, saan ka na? Dex. Pero, hello? Okay. Go. No. Chachapi si Dex. Oo. Meron na palang ganong sinabi. Kasi, hindi ako nakadalo eh. Nung send lang itong link. Kagabi, sinabi ni KD yun na huwag na raw ikapatunayan yung ano yung sugo. Nasa Diyos iwan na raw ika yun ang patunayan lang daw English. Meron na pala siyang ganong katwiran ngayon
nasabi niya? Actually, prayer meeting pa yun eh. Inulit na naman pala. Prayer meeting ba yun natin? Okay. Hindi kasi ako nakadalo eh. Sorry. pero ano yun eh. Ano ko yun? Hindi niya ba inamin na yung sinabi niya dati mali yun? Wala siyang ganun sinabi. Walang aaminin yan, Brad. Eh sinabi kasi kasi sabi ni Brad ano Daniel na ano ito yung pagiging sugo ko ng Diyos. Okay, sige, patunayan kong sugo ako ng Diyos. Eh paano naman kayo? Na hindi naman kayo nagpapatunay na hindi kayo sa Diyos sa gawa niya. Eh something to that effect. So parang sinishift niya yung focus sa organization na dapat maging sa Diyos ang MTGI sa in terms of you know, mabuting gawa. Parang ganun yung ano niya. Ini-imply niya. Okay, okay. Dumadalo ka pala, no? Ayan na. Magbasa lang tayo mga comments. Ijen Wealth, happy pa, salamat po. Sana, ito si Manuel Dami. Sana paikliin na lang yung oras ng mga pagkakatipon, ang haba masyado. Manuel Dami, kung pare-pareho lang topic, mas okay sana ulitin yung mga topic na ni Brad Eli. Total, may record naman sila. Attorney No Case, February 11, 2021 po, namatay si Bess. Correction lang po. Kasi sabi kanina, Feb 21. Ito si Autumn Leaf, hindi kasama si KDR dyan, hula yan sa lahing susunod. 2,000 years na lumipas, kaya pinapasubok bawat espiritu. Joshua Rison, nakakatuwa lang na naturuan kasi kayo ng ilang dekada ni Brad Eli para kumilatis ng mga salita na gagamit natin ngayon kay KDR. Oo nga, no? Ayan, ang dami. Hindi ko ito mabasa lahat. Sa consultation, iharap ni KDR mga KNP kung hindi niya kaya. Oo nga, no? Shout out po kay Michael Ako. Binati na kita kanina. Ayan, si Mueses di naman nagsasalita. Pero andyan si Aaron. May natutunan ako kay Potential, sabi ni Joshua. Ayan. Sa, ilan na bang ano natin? Sa Facebook, 7. Hello. Sa YouTube, 30. teka, balik ako sa Facebook. Mas marami sa YouTube kasi bago pa lang tayo nag-i-stream sa Facebook. Shout out Wendell Castillo. Hello, sabi niya. Lahi lang ng sugo ang ligtas. Sabi ni Denmark. Denmark, si Sis Grace po ba yung babae? Sino ba babae dito? Michaela, ikaw ba daw si Sis Grace? Ayun lang. Baka si ano yun, yung kasama kanina ni Kuya Talong. Ay, may pa-shoutout daw si Bible Verse. Oh. Sige, sige. Asa na? Ayun sa ano, sa chat ng Zoom. Pa-shoutout po si Lumin at ang Iglesia ni Potential. Nagtayo na rin kayo. Sarili niyong ano ah. Eh hindi, ano yan? Parang tawag dito? Parody group. Oo. Ganun. Patire lang yun, satirikas. Hello po. Oy, Lone Warrior. Sige, ikaw yung nagtatry pumasok last week, no? Opo. Sorry, hindi ka nakapasok. Kasi first time ko po yun na ganun yung format na yun, yung Google, ano po yun? Isa? Google Meet. Kasing Zoom, medyo familiar kami din. Okay. Yung okay.
Ikaw ba yung worker sa Muslim, ay sa Muslim, sa Mindanao? Ay, hindi po, hindi. Ay, hindi, hindi. Iba pala yan. Sige po, ano pong i-share mo? Ay, ano lang, kasi ano yung, isa rin kami sa closet. Ano, eh, ito yung palagi namin pinapanood. Closet po kayo, MCGI. Opo, opo. Eh, siyempre, nakakagana din na manood. Mm-hmm. Ano pong palagi. Yung, ano, tapos, ito, merong ganito na outlet. Maganda rin na maraming, kasi, sa, ano po, sa assessment ko, maraming na rin talagang mga, ano, closet. Kaya lang, ano, hindi lang nila alam kung paanong gagawin. Kasi, syempre, yung pamilya nila member lahat. Meron din iba na mga kamag-anak pa ng mga worker. Ganun. Mm. Maganda ito na meron ng output. Sana ituloy po ito. No? Ano? Yun. Salamat sa Diyos. Nakaka-encourage din. At saka maganda ito kasi may Facebook. Saka meron ding YouTube. Oo. Hello. Maraming nakaka ano, maraming makaka, maraming matatag ito. Para si Willie yun nga. May program din tayo, ang tawag sa atin ang gitnang daan. Kasi yung binhi sa gitna nila, guys. Sige po. Nagiging ano na rin, parang naging fan na rin ako nila ano, sa inyo nila ano, Kuya Talong. Oh, sikat na yan. Hindi, talagang ano eh. Palaban yan. Tsaka sila, potential. Oo, marami nagka-crush yan. Potential. Yung isa yung sabi mo, nag-compose yung ano. Nung, si Rin. Si Rin. Yun, magaling yan. Parang napansin ko sa kanya. Sino yan? Ang pangalan po na? Si Rin. Sabi mo, hindi siya member ng ano? Hindi po. Hindi siya member na. Oh, Rain, pero, sagutin mo. Pero napansin ko, parang ang husay niya na, mas, parang matanda na rin siyang member eh. Hindi po yan nabautismohan. Marami siyang alam niya. Passion niya kasi mga kulto eh. Ay, religion pala. Grabe. Tsaka yun, ano din, ano din yung ano kasi yung tugtog na yun yung sinasabi pinapatugtog mo yung ano yung nanonood ako kay Brother Aid. Yes. Palagi namin pinatugtog doon sa bahay namin. ginawa din ni Rain yun. Ganda. At saka yun. Meron din noon na ano, nagkaroon din ng time na there was a time na ano na yung there was time na nagkaroon ng pulong yung ano eh. Yung bang sino teksto pa? Sa ano? Yung parang pulong sa barangay. Apo? Dito sa amin. Abay, pinatugtog yan. Sabi ko. Pumunta yung mga bata doon. Sabi ko. Maganda kasi yung awit niya. Kala ko, si member ang nag-ano. Si Impresiat. Siya pala nagtugtas nun. Ano po, may kumakalat na balita. Yun daw ay hindi member. Pero pag-alaman namin, member po yung gumawa nun. Ganun po. So parang minanipulate yung... Ganun po. Tsaka yun, ano din, ang isa rin sa mga nangyari, lalo yung after na matay si Pes. No? Talaga eh, hindi lang nagsasalita yung marami, pero marami na talaga nang tumamlay. Oo. Nakita nila yung kaibahan from best to ano to Daniel Rason. Eh, ibang-iba eh. Tsaka yung sa debate na stand niya talagang very different. Maraming mga members lalo na sa amin na medyo tagal-tagal na rin. Parang una pa yata ako doon sa
di ba si Kuya ano, Taylong ano, 2000. Kami matagal na rin eh. Mm, anong taon po kayo na ani, Brad? Ah, mga ano pa lang. Early 90s. Early 90s? Wow. Hindi. Late pala. Late. Okay, so, okay. Pero hindi, alam ko na yun, yung mga sinasabi nila na sa patutulyo sila, Dexter, sila, sino yung mga workers na nag-guest dyan. Yung about sa dati, texto na live, nabuta namin yun. Oo. Yes, oo. Opo, nag-texto pa po kami dati ng live. Nabuta niya pala yun. Live. Sa lokal at saka sa mga Bible study. Local. Tapos meron kami noong mga hinaryo, yung hinaryo na papel pa. Kung naalala pa nila Dexter dati, kulay puti pa yun. Apo. Meron pa rin ako po yan eh. Naging kulay blue yung hinaryo. Yung kulay blue na yun, yung binibenta sa apali. Yung parang may angkla. Binenta na yung salita ng Diyos. Oo. Tapos may picture pa yun ni Ingkong. Tapos nandun, maraming binago doon sa hymnaryo na yun. Tsaka yung may nag-guest dati, di ba, na Mission Christiana. Maganda yung topic na yun, dahil doon kasi sa hymnaryo na yun. Tsaka lately ko lang nalaman na ang dami pala doon mga ginawang adaptation. Tsaka galing talaga sa iba't ibang ano, Protestant. Galing siya sa iba't ibang reliyon. Oo. Galing daw yun kay Nicolas Perez, pero kinuha din ni Nicolas Perez yung sa ibang ano, sa ibang iglesia na pinanggalingan niya or yung mga nandun kasi galing siya sa ano, sa kay Ora eh. Yung sa Ora na nandun pala siya, part pala siya nun. At Ora galing yung kay Manalo. Kopyahan lang po yan eh. Manalo. Si Manalo, once upon a time, naging member din ng Mission Christiana. Oo. Naging member din siya ng Sabadista. Naging member din siya ng Protestante. Eh, hindi katakataka na meron siyang mga awit na galing doon sa mga reliyon na yun. Mm-hmm. Yung ganda yung topic ng Mission Christiana. Oo po. Mm-hmm. Tapos isa pa na gusto ko binabalik-balik yung napakinggan yung mga patutuo ng workers. Kasi alam ko yun eh, dahil nakita ko yun eh. Ano pong katungkulan niyo, Brad? Hindi ko na lang sasabihin. Sige. Sa haba na ng time ko, eh, alam niyo yun na marami, siyempre, kung yun lang kunti pa lang ang time na pinugol, ay ano, eh, marami nang kumuhulin. Eh, ako eh, kumbaga na, pasok ko na natin. Matandang kapatid. Kaya nakaka-relate ako dun sa mga sinasabi ng mga anan dyan na patotoo. Tsaka yung sa apalit na yung mga topic niyo po regarding dun sa mga seminar. Seminar yan, oo. Totoo yun. Halo ng simento. Seminar. Ano kasi yun yung sa seminar? Ang alam ko dyan, once kasi na nag-seminar ka, magiging ano kay masigit ka kaysa sa ibang manggagawa. Masigit ka, mas powerful ka o ano, kasi nakapag-seminar ka kumpara doon sa hindi. Mm-hmm. Oo. Kaya nga kung tatanungin mo yung mga nag-seminar, talagang proud sila dahil nakaranas sila nang hindi mo naranasan ng iba. Ganun. Mm-hmm. Kahit napahirapan sila doon, binibulyawan sila nung si Paraon. Eh, payag sila. Kahit na sinasabi, libre, wala. Hindi na sila pag-graduate din. Basta matapos yung... Kasi di ba, meron nung nalaman ko na, isang batch na mga nag-seminar, hindi sila pinag-graduate hanggang hindi nila natapos yung ano, construction. Oh, man. Actually, yung mga gumadwit doon, iba naging DS na yun. Hapo. So, yung batch din, oo. Kasi yung sinasabi ni Dexter na paraon,
yun yung nagdadala dati sa ano, Morong Star, Morong Beach. Yung Morong Beach, siya yung hari. Opo. Nananampal yun. Oo, no, hindi siya maalis-alis ni Best dahil kumbaga tinotolerate eh. Yung kalaban mo yun, si Best din ng kalaban mo. At saka, yun din, ano na yun, nakakaranas din yun ng sampal kay Ingkong. Opo. Inumura ni Best yun. Murahan forward, sabi ni Kuya Talong. Saka talaga, Bukol eh, maganda ito ginagawa mo dahil ikaw marami ka rin naranasan. Saka, opo. Marami ka na rin, ano, alam mo yung sinasabi. Nag-guess na paralita agad. Saka yung ano nga nun, simple lang din yung ibang guest mo. Magagaling din sila, ano, potential sila. Rain. Lahat po sila, magagaling, mga guest natin. May mga contribution sila. Si Kuya Adel, yan, matagal na rin yan. Oo, sila Kuya Adel. Oh. Mm. Ano din. Si Kuya Adel, yata, matandang worker na yan. Oo. Oh. Eh, yung mga ano kasi, worker, minsan, dahil sa pananampalataya, halimbawa, ikaw kita Galuson. Galuson ka, taga Maynila. Ididistino ka sa Visayas at saka sa Mindanao. Kasi, according sa pananampalataya mo, ikaw ay, ano, nagumagawa ka ng kabanalan, iiwan mo yung pamilya mo. At doon sa, alo, sa Visayas o sa Palawan, doon ka ngayon makakaranas ng mga, ano, mahirapan ka, ganun. Pero hindi mo iindahin yun dahil naniniwala ka eh. Dahil si Brad Aileen na, di ba? Yun ang talagang sa ipin eh. Brad Aileen na eh. Nung bata pa siya, walis siya sa, ano, sa bahay niya eh. Tapos bininta niya yung kanyang typewriter. Ganun, yung parang may ganun, mga kwento-kwento. Tapos ikaw, parang sa isip mo, eh wala kang ano. Wala ka pa sa kalingkingan. Nung ano, nung nagawa ni Ingkong. Ganun. Eh, ikaw naman na worker na gusto mo na mabing ko dahil naniniwala ka totoo yan. Kahit ilat ipatapong ka saan-saan, payag ka. Kaya nga ba yung kwento ni ano, sino na katotoo na may pamilya sa Maynila, may trabaho maayos. Dahil sa destino, iniwan yun. Totoo po yun. Ganun. Dito kasi sa amin, sa mga province kasi ganun eh, yung mga nadidistino worker. Oh, yung galing Maynila. Alam mo, taga metro ka, pagdating dito sa province, medyo mataas ang ano, tingin sa'yo. Kasi, ano pa eh, lalo na pag Tagalog. Diba, sa Bisaya ka na destino, aba, mataas ang tingin sa'yo dahil taga metro. Pero, ano nga, parang lalo na noong time na nagtitexto pa. Kasi di ba noon, wala pang CD noon. Wala pang video. So talaga makikita mo yung husay at galing ng manggagawan ng titexto na Tagalog. Nagaling. Bro, anong ano po, pasingit lang bro. Anong ano mo, ikaw nga magpatotoo Brad, total 90s ka na anim, di ba? Yung mga listener ni Broccoli na ano, mga bagong anim pa lang or hindi nasaksihan yung live na teksto noon. Ano masasabi mo, maikukumpara mo yung teksto ni pagtatdaway ng pagtateksto ni KD ngayon sa pagtateksto ng mga matatandang magagawa noon? Ganito po yun bro. Kaibahan yun ganito. Di ba noon dati na KNP, ang uso pa ng OIC. OIC, wala pang KNP noon. OIC. Apo. MIC. OIC. OIC. Hindi po MIC. OIC. Ah, lahat ba sila? OIC. Yung sila Rodel. OIC pa lang noong una. Ah, talaga ba? Wala pang MIC nun. Wala pang MIC nun. Okay, sige. Yun ang nagtitraining talaga ng mga locally trained. Bata pa pala ako. Pero, yun kung ano, yun naman pong mga worker na pinapadala galing Maynila, eh, ano yan, tawag doon ay regular yun. At nagdodoktrina. Yun.
iba kasi yung nagdodoktrina na kaysa doon sa nagtitraining pa lang. Wala pa yung mga kiinsi-kiinsi na yun. Pagka ikaw yung taga-Luzon, lalo na yung ididistino kasi sa lugar na kunti lang membro, ikaw nandodoktrina doon. Kalalasan, pinapadala yung mga OIC. Kaya yan sila Rudil, sila Mil, ano. Apo, Brad. Ano daw po ang masasabi nyo kung i-compare yung mga manggagawa noon kay Kuya? Matindi noon dahil talagang ang teksto nila, gagayahin nila ang estilo ng pagtiteksto ni Bes. Ano yun? Yung dapat talagang powerful ka na speaker. Hindi pwede yung malamya-lamya lang. Tapos dapat mabilis sa Biblia. Eh ngayon, kay PDR, parang relax na relax eh. Nakaupo lang. Chill ba, chill? Opo. At saka, lang. Alam naman nila ano yan, nila Dexter, yung pagpupulong estilo ng ano, pagpupulong na yung kagaya nung nakita mo yung mga teksto ni Bes noon na nandoon siya sa ilalim ng ilaw ng Meralco, ganun. Yun bang powerful masyado na nakatindig ka? Ganun ang estilo ng teksto noon na standard. Oo. At very powerful speakers ang mga manggagawa. Agree po ako doon. Ganun ang dati mga manggagawa. At saka, ang sabi doon ng mga OIC, para ka umasinso bilang manggagawa, kailangan mo magpulong. Ibig sabihin ng pulong yung public na pangangaral. Kaya batak sila noon. During the time na wala pang uso ang CD at mga tape. VHS tape pa yun eh. Di ba noon? VHS tape. Mga early 90s, ang lalo na sa probinsya, kasi wala pa namang uso ang live noon, ang ginagawa lang ay nagpapadala ang sentral ng mga CD o VHS pa noon, yung pasalamat. Pero yung worship service at prayer meeting, teksto yun. Teksto na manggagawa ang nagdadala. Kaya kukumpara mo, kung ang isang manggagawa ay magaling magteksto, masaya ang mga membro. Pero kung manggagawa ay malamya magteksto, matutulog lang. Ha? Matutulog lang, oo. Kasi yun na nga nangyayari ngayon. Ang standard na kanilang sinusunod ay ang kay Bes na dapat lively ka kung mangaral. Yes. Kaya nga, powerful yung sabi ng ano, di ba medis kayo dati, yung mga KMP, magagaling yan eh. Sila Danny Nabales. Yan. Saka bro, di ba yung mga pulong noon, nasaksihan mo, di ba? After ng texto nila, nagpapatanong yung mga magagawa, di ba? Opo. May editing yan. Kasama yun eh. Totoo. Dahil during that time, wala pa kasing programa masyado. Ang naabutan ko lang ng programa noon is IBC 13 na mahina yung station na yun eh. Tapos, meron pang DCRH. Pero hindi rin masyado ano. Unlike ngayon na meron ng magandang teknolohiya pero sa mga areas kasi ng mga bundok, eh, walang ano doon eh. Di nung maabot yung mga TV doon. Kaya kailangan talaga yung manggagawa, magaling siya na mag Bible study at powerful speaker sa pulong. Ganun. Yun. At saka, bilang worker, gagayahin mo ang sistema ng pamumuhay ni Bes. Dapat wala kang kawa. Tapos, ang iyong mode of living is titinda ka para ka makasustain. At yun yung papasok yung sabi nila na lumpia. Ito rin sa amin, yung mga nadistino dito, mga lumpia din style nila.
iba na, nagbago na lahat, no? Mansion na rin eh nung ano last ano okay, nung 2021. Oh, pero nung nag-evolve na ang ano, sabi natin nag-evolve din kasi nag-time na nang naalala niyo nung time na na si Willie, 'di ba nung nandoon si Willie na. 'Di ba si Willie dati yung pinaka malapit kay Inkong, 'di ba? Tapos siya yung sa lahat ng mga manggagawa, siya yung pinaka ano yun, nang magaling sa Biblia. Kung bakit yun nga, iniisip mo ngayon na bakit ganun, napilit ni Inkong yung ganun na ang galing, pero bakit lumaban sa kanya the end? At ngayon naman, latest, itong si Ulysses. Mm-hmm. Diba? Kadikit niya rin. Kautip. Mm-hmm. Yun ang iniisip mo yun na bakit ganun? Ano bang meron dyan na kung hindi ka talaga mag-iisip, eh, madadala ka. Pero kung mag-iisip ka, lalawakan mo ka dahil ngayon nung ito sa tumama sa brokoli. Eh, maliliwan na agad kayo dahil. Kumbaga, mag-iisip ka outside of, ano, outside of the box. Diba? Magiging malaya. Tsaka, makikita yan dahil karamihan kasi na naaanib na yun. Naanib na nung wala na si Bes sa Pilipinas, di ba? Makikita mo yun yung comparison nung time na nandito pa si Bes sa Pilipinas, naanib ka, tapos yung nawala na siya. Oo. Siguro karamihan na ngayon, naanib na yun, wala na siya, nasa Brazil na siya, di ba? Pero nung time na, no, nung nandun pa siya sa, no, sa nandito pa siya sa Pilipinas, iba din, iba-iba na ang pasalamat noon once a year. Salamat ng buong ano, buong kapatiran. Mm. Diba, alam nyo namin yun eh. Nila BNK. PBK. 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 Ah, PBK. Okay. PBK pa po noon na bago mag-PNK. O, wala pa yung PNK. PBK, one ang ginagawa noong pagtaga-probinsya ka, pupunta ka sa Apalit every December. Naabutan pa namin noon, nung wala pa yung, no, wala pa yung pasalamatan ngayon, Apalit, doon pa kami sa lumulubog na ano. Lumulubog nga daw yan. Namamangka sila doon. Ang ginagawa noon, bagong pag-asa yata. Oh, bagong, nagpapasalamat, nakatos mood or nakababad yung paa mo sa tubig. Grabe, no? Oo. Tumatawid pa doon sa ilog ka. Pero proud na proud naman doon dahil minsan-minsan lang eh. Tapos, grabe doon kung mag-texto si Bes na mga kapatid, sama-sama tayo dito. Pagdating ng malaking kapigatian, dito tayo mag-ipon-ipon. I mean, naman, proud naman kami dahil intindi natin, tayo lang palang totoo. Tayo totoo sa buong mundo, dito lang, sa palito. Tapos lumulubog pa yung pasalamatan. Tapos noon, pwede pa mag-record. Sa kaset. Kaset. Ang kaset. Pwede pa na, pwede pa nire-record noon. Niladala pa namin noon, nire-replay pa namin doon sa bahay. Tapos, after nung ano, eh, nire-replay pa namin din. Hiwaga yun eh. Kapag hindi kasi nakasama sa PBK, hindi ka muna mapapakinggan nun. Dahil, hindi naman dati, wala mong live streaming dati. So, there, dapat, kung taga-probinsya ka, diba, taga-Bisayas ka, o taga-Palawan ka, taga-Mindanao ka, you are required na magbiyahe ka para makapakinig ka ng pasalamat ng buong kapatiran. Salamat ng buong kapatiran. Ano yun? Kaya nga, na, ang naranasan namin noon, nakakasabay pa namin yung mga bataan ni Kibuloy sa barko. Kasi sila, yung mga bataan ni Kibuloy, nagbibiyahe din yan sa Maynila. Dahil mga ngaruling. Nag-ano pa nga kami noon eh.
nagdidibate pa kami niyan sa barko. Yung mga alaga ni Kibuloy. Every year. Oo, ganun po yun. Kasi sila, ang ginagawa nila, yung mga bata-bata nila na taga-probinsya, pagpupunta nila sa Maynila para magkaroling doon sa Maynila. Yung mga bataan ni Pastor Kibbs. Pacquiao. Ganun. Opo. ganun yun. Kaya every year, pupunta ng apalit, either by land or by sea. Mm. Yung sa dati yun po yung sa ano, sa pasalamat na PBK dati. Okay. Ngayon, nag-evolve yan, ginawa ni Bes na, mga kapatid, kailangan palagi tayong magpasalamat. Kaya, nung once a year, naging twice a year na. Naging ano na, naging tawag nito, mid-year pasalamat ng buong kapatiran. Kumbaga, every six apo, months. Agree. Opo. Mid-year pasalamat. Naging ano na, June or July yata yan. Nakakamiss yung ganun. Brad Lone Warrior, ano po, mahigpit na yakap daw po galing sa ating mga ano nakikinig. Apo. Tapos sabi ni Potential, matagal na po pala kayong kaanib, hindi pa ako pinapanganak. we'd love to have you next time, no, Brad Lone. Kaya lang ano eh, we have to end this ano broadcast alas 10 na eh. Pero balik po kayo next week. Open po ito sa lahat. Okay po. Oo. Ate Pechay, late ka na naman. Wala na. Pasara na ang tindahan. Happy pasalamat. Oo. Ayan. Ito lang ang huling message ni Kuya para sa inyo. Sabi niya, pag sinabing nabuksan, ano ibig sabihin nun, kapatid na Luz? Edi, dating nakasara. Yan yung quote na nakuha natin kay Kuya. Ganyan na siya mag-texto ngayon. Ayun. Salamat sa Diyos sa ating pasalamat ngayon. Last ano, 27 sa YouTube. Hello. Sa Facebook, 7. Ayan. Next week ulit, gawin natin to weekly. Okay. Magandang gabi sa inyo sa lahat ng mga naging guest dito. Lone Warrior, balik ka. Kuya Talong, Rain, sino nandito? Potential, CP, Kulang, Ate Pechay, Aldred, Kuya Adel, Michaela, si Lumin, andyan din. Badex, salamat sa Diyos. See you next week. Bye-bye. Bye.